Magandang gabi mga anak. Hello, hello. Andito tayo. Ang saya. First time po mangyayari to. Kaya excited kami. Kamusta, Ginger Bex, Mars? Hello, guys. Before anything else, good evening everyone sa mga viewers natin. Please share this live stream para makipagkulitan tayo. Papanoorin nga nila later ang finale ng Love at the End of the World. Pero bago yun, syempre, di ba? Magchichikahan muna tayo ng very, very light with the cast and some of the staff or yung mga behind na ano na staff ng ano ng Love at the End of the World. Mars. So yeah. Yes. Ano, Mars. Ingat-ingat ka sa behind ah. Ingat-ingat ka sa behind. Anong behind ba yung paalala natin? Ingat yung behind. Oo. Greet muna natin si Khalid. Hi, Khalid is here! Yes, hi, Khalid! Hi, Khalid! Hi, baby! Good evening. Sorry, baby. Khalid pala, sorry. Baby. Hello, everyone. Makaloma. Oh, ayan na. Ayan na yung makaloma. Ayan. Hello, ayan. So, andito kami nila Mommy Ray, Ginger Bex, Mars Matt, and Jeff R. Excited na ba kayo, guys, para kilalanin? Oo, kilalanin. Kung sino-sino ba yung makasama natin? Ayan na si Chad. Alam mo, nandiyan si Bunso. Yes, si Bunso. Hi, someone. Hi, someone. Ayan, Joshua si Daniel. Ayan po ang aking bunso. Si Josh Taft. Hello. Di ba? Kamusta kilala niya? Ano? Joshua, bunso, subscribe ka sa Ginger Bexa. Oo, bunso ha. Huwag na hindi. Yan yung bunso ko po na 17 years old, pero utak 35. Ay, grabe Hello, again, share this live, guys. Kamusta naman yung experience show with episode 8 bago tayo mag-9? Ay, grabe ang iyak ko. Grabe yung iyak ko. Kasi sa nanay. Yung pagka-relate ko na parang sabi ko, every lahat gagawin ng isang nanay para sa isang anak, di ba? So talaga yung iyak ko, talaga kagulgol, tapos na kami, umiiyak pa rin ako. Tsaka kami, napaka-tragic ng experience para sa nanay na makita mo harap-harapan na nangyari yon na hindi, well, siyempre, mapipil mo na hindi mo napigilan, wala kang nagawa, parang gano'n. Yes. Tapos, so ang galing nung, tsaka yung continuity nung shot, that's yung sobra, yung gabi na ba? Parang first time mangyari yun, tapos ang galing nila lahat. Kung ako yung cameraman doon, nagreklamo ko, kung saan ako napagpag. Ay! Hindi, kung ikaw ang cameraman doon, sigurado hindi ka makakasiksik sa mga masisikip na lugar. Kaya hindi pwede. Hirap yung mag-a-assist, Mars. Ano ba ang tagal mo maglakad? Hindi ba, diba? Dapat ang galing mo. Kasi, oo, ang galing mo padala. Oy, diba? Kasi parang ang galing nila na parang hindi talaga pwede magkamali ang isa. Kasi sabi nga ni Direk nung nag-RV kami, magkamali ang isa, back to start ulit. Yun nga. That's, ano nga, kudos to the team, ayan. So, kung nakikurious kayo kung sino-sino ba yung pinag-uusapan natin, tara pakilala na natin, Mami Ray. Siyempre, unahin na natin
natin, the creator itself ang nag-iisa. Yes. Direction, di hello. Ay, ang cute. Yes. Oh, di ba? Direct hush puppy yan? Hush puppy yan? This is my youngest kid. Kiki ang pangalan niya. She's a mini duck siya. Ah, mini dash. Ay! Ang cute! Ang cute-cute diba? Naman. Direct, ano, greet mo yung mga viewers natin. Ayan, anda, hello, ayan, dami nag- sila, Cara, Marina, lagi yan sila sa mga patiyan sa inyo. They're always there. Si Roel, si Chad, yan. Yung Team Rex official, laging nandyan, Team Rex ng Tanong. Ayan, hello, hello. Tsaka yes. Si Cal, nandito pala si Cal. Ay, siya, alam ko kasi hindi siya pwede today, saya. Si Cal, eh? Parang drop by lang, direct. Pwede pa isang slot kasi direct pakatapos ng pag sabi ng Ginger Bex hindi sila sasama. So kung free si Khalid, pwede siyang mag-up later. Ayan, oh, sige. Yes. Kaya pa isa. Hindi naman kayo ni Nas. Nas, padala mo si Cal ng ano, ng link pag, para pwede siya pumaya. Kung so, aside kay Direk, makakasama din natin ang executive producer slash makeup artist ng team slash actor. Slash actor, de. Paalala niyo, please welcome, Ibes. Hello. At saka producer, di ba? Hi. Diyos ko, hindi ako makatawa. Ano ba yan? Pero umaasa ako dun sa ano, umaasa ako dun sa best actor na yon. Highlight na dun sa performance. Correct. True. Diba? Ang ganda. Ang pines nung pagkakakuha nung band. Yung slow mo na. Alam na namin kung anong gagawin. Diba? Tumatak. Oo. Di ba yun ang lagi natin sinasabi? Kahit sino yung nandun sa isang scene ni Direk, tatataka-tatata, kahit simple lang. Di ba? Agree. Di ba? Tumatak talaga si Ives sa... Kahit ano, mami, kahit ang dami-dami nangyari, ang dami-dami na, lahat tumatak. Hindi yes. Po kagaya. Exactly. O, next, anak. Next naman natin, syempre executive producer at the same time cinematographer ng team. Please welcome Gabriel. Sir Gabriel, hello. Hello po. Good evening. Ang bata mo. Ilang taong ka na? One, I think he's the youngest cinematographer right now in the Philippines. Wow. Congrats. Kudos sa'yo. Ang galing-galing. Yung episode 8, sinasabi niyo kung sinong naghawak ng camera, siya yun. Idol, congrats. Thank you po, thank you. Marsha yung ano, Marsha yung sumiksik sa lahat ng dapat siksikan. So dapat yung ah, magaling na sumiksik. Siya pwede. Magaling pala sa sumiksik. Diba, sa pwede. Inikwento ko sa inyo, nagre-request si Gab sa akin ng operator kasi kinakabahan siya dahil, di ba, pag the way ko kinento yung episode 8, masyadong ambitious. Takot siya magkamali. Tapos first time niyang i-operate yung Ronin. It's the camera, it's called Ronin. Yung rig na yun, gano'n. Yung malaki. So, kinakabahan siya, eh ako naman, pag trinas na kita, wala nang urungan. Sabi ko, ano ka ba? Wala na pong budget for an operator. Ang mahal ng operator. Kaya mo na yan. Inabangan lang yun. Literally, takot-takot siya magkamali kasi ang bigat ng camera as in sa ilang araw na rehearsal, parang he lost 10 pounds. Ay, kasi parang hindi, direct, sinasabi mo na, yung sinasabi mo na ang laki ng camera, kayang bumuhat nun si Marsmat tsaka si Jeff. Eh, parang ang liit ni Gab. Para siyang ano, diba? Parang ano, gabi parang transformer, di ba? Yung mga ikakabit na tubo, may harness. May mga support naman yun. May mga support siya kasi parang siya robot. 10 pounds mababawas sa inyo mga ma. Ano ka ba? Oo, kaya yun. E tingin ganito na lang, ano, Gab, dapat pala tinag ginawa na lang po natin, kinuha niyo muna kami ni Mars, magpinabuhat niyo muna kami kay Gab, bago pa rin. Yan nga eh, kung pwede lang. Sorry. In short, kaya ni Gab, kaya ni Gab buhatin si Mars. Correct. Oh, wow. Kaya niyo na sa pita. Kaya ka din yung pasukin kung saan ka man. Parang rin ako siksikin. Bago pasiksikan o pasukan yan, ipakilala na natin. Isa ko sa mga, di ba, tumulong din talaga sa series kung bakit na-share talaga tong ano series na to. We have the ad promo.
slash and publicity head and social media manager, no other than Sir Nas. Hello. Hello. Hi. Hello po. Hello. Thank you for having us. Ayan. So later, hindi mo na anak si Nas yung mga siya yung mga nagpo-post at yung mga nire-retweet yung mga post natin, si Nas yun. Hello po. Nice meeting you si po. Si Nas yun. Yung saka siya din yung Mami, siya din yung naglalagay ng mga paayuda. Alam na alam niyan, Sir Nas. Yes, yung mga alam ko nung ilalabas naman. Yung mga kailangan talaga. So all viewers natin, habang nag-antay tayo ng ano, ng finale natin, pwede niyo tanungin yung mga ano natin, na guest natin tonight. And syempre, hindi mabubuo ang gabi natin kung ang wala tong dalawang to, di ba? And I'm so excited na pakilala sila kasi ito yung mga unang-unang nagpainit sa mga pressure natin. Hindi lang nagpainit, kundi grabe nagbasa. Grabe naman ang painit mo, Gino, talaga. Oh, yung petche na lanta, binuhay nilang dalawa. Aminin at aminin natin. Pasabog na buhay na buhay. Sila ang nagdala ng episode 1. Are you excited sa mga viewers natin? Pakigalaw ng baso. Wala pa yung mga main artists, ha? Baka kung ano nang pinagagagawa nyo dyan. Come on. Let me see kung are you ready, guys. Press one pag ready na kayo, ha? Iaakit na natin tong dalawang to. Ayan. So, without any further ado, let's do this. Unahin natin kay... Eto na, ang baby boy natin, Rex. Hello! Good evening, Rex! Hello, good evening, guys! Hi, Rex! Good evening, Direk. Good evening, Mami Rex. Ang fresh na, Rex. Hello, ganda-ganda gabi yan. Hello. Good evening. No, yes. Salamat po sa... Yan. Again. Yes, Rex. Ang cute mo naman. Nakaka-intrig ka. Kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan, anak? Hindi mo pa ba nakikita yung last episode? Nakita, pero hindi ko kinayang panoorin. Oh my God! Hindi ko alam kung kaya nyo. Lumabas siya dun sa opening kasi nataranta siya, nag-CR na lang siya. Kaya naman pala, Direk, itong iaakyat nating isa, inuna muna niya mag-CR bago siya pumasok. Pero, saka ano, guys, nakita ko talaga yung red na ano niya, na brief niya, na nagpainit sa social media. Oh my God. Po. Just sa January na po na. Talaga. Oo, si Jeff po talaga, na-save na yun. Hindi, ayan ang dahilan kung bakit ako naging top fan ng page niya. Top fan, oo, kaka-like ng mga red na. Oh my God, si Jeff nga pala, no crush na crush niya si Christo. Yes! You know? Yeah! Hindi nila po na siya. Pero Christo, hello! Nakakaganon yung kamay niya. Parang may reveal, may surprise. Let's kumain ni Christoph. Ayan, kompleto na po kami. Ayan, ang pusulan lahat. Diba? Let Lenny lead, yes. Sumasakit yung balak ko. Yes, Christoph. Let Lenny lead. Asan ka na? Oo. Ayan. Kakamping. Yon. Ayan na. Ayan, kumusta guys? Hello, KG. Ayan. Hello, KG. Hello, Hi Christoph. Good evening again sa mga... Hello po, everyone. Evening sa inyong lahat. So kung may mga katanungan tayo, i-drop nyo lang dyan sa baba. Mami Ray, mga question ka ba? Mami Ray, sa mga ano? Hi, Mami. Ako, ang question ko naman sa nag-usually kay Direk. Hi, Direk. Direk, nandiyan ka ba? Hello! Ayan, Direk, anong nag-feel mo ngayon na final episode na to? Dasko, alam mo, feeling ko nga nagda-diarrhea ako kasi sa stress ko. Pero para nung opening, ganun din. Kahit nung ipapalabas na kami for premiere namin, kahit yung premiere night, natitense ako, I think it's something to do. Ganun yata talaga, the butterflies, the nerves. Siguro, kasi tapos na and everything. So medyo weird lang kasi dito parang pinapalabas pa lang kami, tapos ngayon tapos na.
Yun nga eh, no? Parang ang bilis-bilis din eh. Parang kakakita-kita lang natin. Nung December, tapos ngayon, tapos na. Tapos ang dami naming messages din na sa lahat ng SOCMED, even mga emails. Talagang yan. Ang dami magaganda yung baliktad review. Naman, Christophe, yung kabila. Ayan. Nanggugulo ba? Pero ang dami pa rin. Actually, ang ano talaga, I mean, just overwhelmed lang talaga na pero kasi may nagtanong sa akin sa media noong isang araw na parang am I happy with the finale? Happy ba ako? So sabi ko sobrang happy ako. And I got a call from Gaga Ulala yesterday. Napanood na nila yung finale episode. Oh my goodness. Tapos sinend ko nga kay Nas yung isang comment ng international coordinator pero emoji kung ano yung naramdaman niya in emoji. I'll share it to you sa SOCMED. Pero sobrang happy sila. Like parang, it was the best way. It's just so good. It's so good na how I ended the entire series. Pero, again, it's a very open for another round. Ah, okay. Direk, ilang minutes to? Ilang minutes ang final, ang finale mo? Ilang minutes? 27 yata, Nas, no? 27. 26 to 27. So, hintayin natin siya ngayon. Sabay-sabay. Yeah. Sabay-sabay tayo so, manonood. Pero for now, marami pa yata nag-question. Ayan. Tingnan natin yung mga questions. Kaya ko ba ito manood? Lalo, so may question of Mami Ray after nung isang yes, araw, okay. Nilapitan niya ako. Sabi niya, sobrang lalado nung sex scene. Magiging meme daw sila ni Rex. Sila yung pinakamalala. Sa sex scene. So parang mas malala pa doon sa napanood namin sa episode 1. Parang ganun. Yung episode 1 at ano pa, wala. Wala pa yun. Di ba sabi ko naman sa inyo, we're saving the best for last. Oh my God. Mga anak, direct, sasabihan na natin yung ating mga kasama ngayon dyan sa comment section. Yung first part of the finale, may opacity po kami ha. Hindi po namin pwede ipakita sa YouTube. Kaya kailangan nyo talaga mag-subscribe. Pero pinayagan kami ni Direk after nung scene na yon, we can take out the opacities para makita nyo na yung buong scene. Yung lang scene ang umpisang-umpisa. Yun. May request ako, Mami Ray. Ano? Kay Ginger Bex. Hindi kayo makakaalis. May isang eksena doon na sana i-renak nila. Hoy, bakit? Hoy, ano yun? May request ako. Gaga, hindi nila kaya yun. Re-enact din sana ni Alin Direk sa KK yun. Alam ko yung sinasabi nito, yung malala. Oo, ano si Direk sa KK. Yung may pagkain. Oh my God! Oh, ayan, na-excite na ako. Parang ayaw kayo paalisin ni Rex kasi kaya gusto niya. Hindi kayo makakaalis. So kasama namin kayo sa reaction. Gusto nila makita reaction niyo. Gusto nila makita reaction niyo. Sorry. Sinasabi ko kila Jeff no last time sa inyo, Mami Reyna. Nanonood na ako konti-konti ng mga RV because I have friends, 'di ba, na gumagawa ng mga BL daw si Manang Pisa. Di pa kayo na-meet eh. Nakakapalad ako ng konti. Pero di ba na-addict talaga ako? Even before yung bago pa kami palabas, na-addict na ako sa RV. Si tawa lang ako ng tawa. So sabi ko kayo, tawa ako ng tawa talaga. Tapos mas naging mas religious lang ako manood lahat nung sa inyo nga. Kasi talaga napapatawa nyo ako ng malala. Tapos sa mga first 5 episodes, yung mga reaction nyo, makakatawa. Pero di ba ng mga 6 onwards, umiiyak na lang kayo? Wala na, umiiyak na. Sabi ko, pinaligaya mo lang kami ng 1, 2, 3, 4, 5. Pagdating ng 6, wala na, pinapaiyak mo wala na kami lalo nung last episode. Ayun. Kudos sa mga actor, Direk. Ang gagaling talaga. And talagang binuhay nila yung mga sariling character na hindi mo makikita si Direk, hindi mo makikita sila Christoph, sila Marky, Talin, and the other. Hindi mo makikita. Parang, my God, totoo. Ang galing ng mga actor. Congratulations. Thank you, boy. Tapos nung episode 8, dun ko nakita ko na yung connection. Bakit ganun na lang si Rex dun sa first scene? Bakit sobrang, alam mo yun, diba? Tapos nakita na rin natin na
Walang salita-salita si Christoph pero bumabagsak ang luha. Ang galing mo na. Gusto ng award. Pero yung totoong sekreto, kaya magaling umiyak si Christoph. Huwag natin maglokohan dahil kay Ives. Si Ives. Yan na may sekreto sila, yan na nagmo-motivate sa kanya. Oh. Nag-motivate si Ives. Yeah. Yung dapat ang itatanong ko direct sa kay Rex siya, kay Christoph, kung ano yung naging preparation nila nung episode 8. Kasi di ba ang daming nangyayari dun sa paligid ni Christoph nung time na siyempre, yun. Siyempre, wala kang time to prepare yourself na iyak na to, iyak na. Di ba dire-diretso yun? Nagbobongguan na yung mga tapos biglang tumutulo na yung luha niya. Paano yun? Pinagdasal kami ni Ives. Pinagdasal kami ni Ives. Pero I think it has something to do sinabi dahil natakot yata parang well alam na kahit si Gab eh, kahit ako nung una sila Christoph natakot magkamali kasi parang dahil isang malaking shot continuous shot siya pwedeng ituro kung sino yung palpak so lahat talaga natakot like si Christoph parang wala na unang-una kinakabahan siya sa mga love scene diba tapos dumating na yung point na nabasa niya na yung episode 8 nagbago na lahat sa kanya. Wala na siyang pakialam kahit magubad siya, makipag-sex siya. Kasi nalungka siya parang, shit, ito ba? Ito, one long thing, gagawin natin to. Tapos alam na nila yun ang ambition ko for that eh. Tapos, I even had doubts. Si Ear mga dahilan kung bakit ko tinuloy. Kasi, nung, di ba, Rex, yung day one rehearsal natin, hindi talaga nag-work. Ang daming palpa. Tapos, pag na-recess ako, magaling na lang ako kay Ibit. Si Miss Irma, hindi kaya yan. Si Miss Irma. Sabi ko kay Irma, I think inloko ko sarili ko, hindi na ito mag-uwi. Nagawin mo na ito, ngayon ko. Kaya natin ito, bukas, kakayanin namin, ulitin natin lahat. So may ganun na, remember, tapos yung day one namin, hindi nag-work. May isang good take tayo, pero dahil sa akin, Ano yan? Without me knowing, nakatawa pala ako. Oh my God! So pag-playback si Shandy, te! Nakatawa ka! Nag-iyak-iyak talaga ako. Nagmamangmangan ka pa nun, sabi mo hindi. Binibigyan niya ako ng moment nun eh. Sumasagot ka pa, sabi niya, te hindi. Kasi sabi ko, te nakatawa ka. Kasi nakatawa siya kay Chichi. Si Chichi kasi OA, di ba? So parang magbubuhat na naman si Gab ng lahat-lahat niyang bubuhatin. Wow. Oh, but nga po, may siningil ko sila eh. May bayad na eh, pag sila nagkamali. Ang galing niya na doon. Alam mo ba, direct. Lahat ng staff namin naging artista, di ba, sila Ives. Kasi, kasi sa Manila namin siya gustong i-shoot. So kung sa Manila, di parang kahit sinong mga kaibigan namin, di ba, mas madaming tao yun, mas masaya. Mm-hmm. Eh, sa bagay na alam mo, pagkakal sa isang sa Tagaytay, paano ka mag-invite? Ang layo para lang mag-rehearse ng ilang araw. So talagang piling-pili na yung artista na kinuha namin for the cameos. For just, yun lang talaga yung most, pinakamaraming cast yung episode na yun. Yes, oo nga, tapos parang halos lahat kilala na namin. At lahat ng BL, aminin nyo, pinag-connect ko lahat ng mga tao sa BL. Correct! Kailangan ko ng mga tao sa BL, si Jump, makaibigan niya, tawagan mo. Kasi mas maganda na parang yung isang episode natin, we're paying respect sa mga tao na, di ba, the BL, nagsimula sa panahon. Kaya pala nung gala night, nandun sila. Sabi nang, bakit nandito si Vijay? Nagtatanungan na kami ni Lamars noon eh. Bakit nandito si Vijay? Ako namang alam ko, kaya nandun si John kasi nga, team buy. Kasi nandun din dapat si Koy, di ba? Nakita ko yung name ni Koy, di ba, Rex? So, sabi ko, kasi magkakaibigan. So, yun lang yung nasa isip ko, Derek. Hindi ko inisip sa episode 8, nandun si John. May cameo sila. Kahit yung isang araw, nag-final preview kami for the media, yung Manila Standard, syempre na-shock siya na, oh my God, siya yung nagsabi, lahat ng BL ha, in fairness.
the respect of, you know, the bringing everyone together. Diba even BJ of In Love the yes, Series? Yes, BJ. Yes. Yeah. Yes. In Love the Series. Direk, may tanong. Season 2 daw, meron ba daw, Direk? Oo, oh, may pero niya dito. Magsasabi mo successful na. May tanong. Season 2, well, we'll see. Tinan natin. Pero wait, nakakatawa ng isang tanong na seryoso. Ayan, no? Masasabi mo bang successful at napakagaling mo ng director? Parang may galit na well, actually, successful and hindi na naman ako nakakaramdam. Lahat naman kami, buong team yes, at so it's a successful so series. We broke so many barriers. We shattered. Grabe yung tanong. We shattered. Ang dami namin shinatter na norms. Kasi, pero I nag in a way nag-sorry ako sa mga media kasi parang I think the it, because it's well, hindi naman talaga kami BL, 'di ba? Pero sa bagay umpisa pa lang Mami Ray, sinabi ko na sa inyo that we are a love story. The reason kung bakit may BL sa promo namin is because we have BL love stories like Rex and Crystal kasi they belong to the young age group. So even Elijah and Yam. So doon naman, sila yeah, Mark lang naman talaga yung hindi na BL. Yeah. Kasi they're adults. So parang doon lang naman. Pero kaya marami nagsasabi doon sa may drama list na ang daming naluloka, sumasakit ulo at iba nagagalit because we're changing the BL genre. Hindi naman kasi kami talaga dapat BL. Mm-mm. But we're very happy that the BL fandom accepted us. Game changer. Because of Rex Lantano, Christoph, sila. So sila Gold Aceron. So doon naman. And sinabi niya, sasabi mo, napakagaling mo, director. Never ka naman po sinabi na magaling po ako. Hindi, ako lang magsasabi, napakagaling ni Direk na director. O, kami na ang sasabi niya. Sabi, diba? Sabi ko nga nung isang araw, I had to make sure lang, it's my truth. So love at the end of the world is my truth. So yun talaga yon. So it's my soul, my body and everything. Yes. And lucky lang ako na may limang taong naniwala sa akin para gawin ko yun. Si Yves, si Rex, si Gab, si Yam and Nico. So I mean, hindi na nasyak lang kami na this is it. So ito na yon. Come on. Oh, so, hey, Josh, Josh lang yun, Josh. Sabi niya, kasi wala akong galit, baka misinterpret nyo. Charos lang, Josh. Ano ka ba? Isipin mo direct, ha? Isipin mo direct, yung nagtanong sa'yo. Maniwala ka't hindi. 17 years old lang yan, pero 35 utak. Wow. Okay, kasi yun. Si Josh. Ang ano, oh my God, regulars. 1 minute na lang. Yes. Oo oh, yeah. Nga. I'm getting so many questions. Yes, nakaabang kayo. Yes, na. Direk, yes. Ang sabi naming lahat, we're gonna watch it isang buo. Hindi yeah. kami magsasalita. Pero kung maririnig mo na sumigaw ang Ginger Bex at saka yeah. si Jeff kami, hindi namin i-off para marinig nyo lang. Sige, after na lang tayo mag-discuss this. Yes, time. Lahat na lang. Parang maganda lang, maganda lang. Okay. Tapos, ang makikita nyo, dahil may opacity yung una, kung gusto nyo ng maliwanag, sa baba tayo titingin lahat. Hindi, ako lang pala yung swerte kasi ako yung controller, ako yung malaking screen. Kayo lahat maliit na may malabo. Check natin kung ano reaction mo, Mami Ray. Tignan nyo yung reaction ko. Diyos ko, baka magtanggal ako lang sa lamay para mas maliwanag. Okay. Diyos ko, Lord. Okay, okay. Hindi naman kami sa... Kukuha lang po ako ng tubig. Oh, okay lang na kami, Mami Ray. Oh my God, direct. Eto na. Napanood na rin naman namin. So, yeah. Ay, ayan si Aika. Hi, Aika, our really good assistant director. Napakagaling na assistant. Hi. Grabe. Hi, direct Aika. May vision ko kung paano niya ginawa. Naintindihan niya ako lang yung pagawa ko. So, tara, thank you. Tara, tara, tara. Ang pinakamaingay sa set, Aika. Magaling yan si Aika. Ayan na, Mars. Yes. Ayan na. Oh. Ay! Ay, wala pa pala. Mars, ready na? Play ko na? Shit. Ito mo. Ano kayo ako sumika? Nahiya ako. Talaga ba? Talaga ba, Jeff? Hindi okay lang yan, Jeff. Hindi. Ay, Rex, Rex, atin-atin lang. Hindi siya makakasigaw kasi nandiyan si Kristo. Atin-atin lang yan. Oo nga. Sabay nang hingi ng break kay Kristo. Uy! Ay, Rex, let's go, Yam! 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 Yam, akyat ka, Yam! Eh, di akyat ka, Yam. Nandiyan ka pala eh. Mm-hmm.
Ayan na, ready na tayo. Pe-play ko na. Okay. Okay, teka. Ila-large ko lang siya. Ayan na. Ayan na po. Ay! Ay, wala pa ba? Ay! Ay, wala pa. Ayan na. Maingay kami. Nakakayaan talaga. Kaya ayaw namin makisabay. Ang ingay namin talaga This is the finale, guys. This is the finale. O eh, okay, ano? Yan. O aalis kayo. Nag-request si Rex. Eto na, eto na, ma'am. Hindi kami aalis. Si Rex ako si Kano. Oo, si Kano. Yan na, Jim. Hindi kami aalis. Okay. Yeah. Finale to, guys. Okay, ayan. Ay, gagawin sila. Oh, sabi rin ni Cristo, finale to. Grabe. Gagawin niyo isang scene mamaya. Okay. Oh my God. Oh, igi-game mo na ba, mga anak? Game na, ha? Go na, mami. Opacity. Ay, opacity natin. Ay! 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 Okay, okay. Woo! Oh, yung bilis. Teka, sa cinema series, hindi namin magawa to, eh. Naipos mo nga kasi! Oh, ayan, sige! Ay, teka, wait lang! Akala ko ba isang buo? Bakit pinapupo? Na, hindi ko kinakaya yung pawis ko po. Tumapatak talaga, dahi. Mami, paano mo naman isang buo yung... Pag isang buo hindi natin mahanap, hindi mo mapopost yan. Kaya pag may dyan yan, i-post na agad. Oh, sige, mga anak. Pasensya na. Nanginig naman yung balat mo dyan. Charing. Kalid. Go ka. Makakabasa ka naman to? Hindi na, wala akong camera. Oh my God. Maiihi ako dito sa mga to. Nanginig yung kamay ko, swear. Ay, oo, ang sarap ng eksena na yan. Ay, yun ang pinakagusto ko talaga ang eksena. Ang sarap lumaban ng ganyan. Tsaka ano, yung ginamit nila ng dito talaga, makapatumana. Charing! Ay! Hinawakan si Kali. Charing! Ay! Sir! Pasad po ako rin! Next pasad, Charing! Pasad na rin si Pasad, please! Pasad! Pasan! Pasan! Kahit sa kabila lang ako, pwede ako. Ay, dito na lang! Mas lang sa right ka, sa left ako. Kaya ba nilang ingay natin? Grabe! Ang baka nabibingin na sila sa akin. Sorry, my God. Oh, gusto po! Diyos ko, Ama. Ano ang putong kasalanan mo? Sorry. Tawarin niyo po. Gino, okay ka lang, anak. Part 1. No, wala ka po itong, ano, wala ka po itong tingin. Oh, my God! Nung gumigil! Oo nga eh! Pakialo! Uy! Teka na, wait na! Baka mag-block ka ako dito! Tagad mo ng beri na yung ano?
Hindi, pinapastop. Sabi nga ni Andrew E. Sabi ni Andrew E. yung gumigiling daw. Ayan na. Giling! Talaga ito mga anak ko. Kaloma kayo. Ayan, giling! Ano? Ano? Kaya pa, mga anak? Siguro. Mga mas, siguro po ako yung panggalin lang malangal ako dyan. Sinayawan yung Marcus si Khalid, no? Oo nga. Kasi sobrang stress din nila na ma-enjoy. Sabi, oy, sabi ni Khalid, grabe yung kaba ko habang pinapanood kasi hindi niya pa napapanood. Ngayon pa lang. Oh my God. Khalid, nag-enjoy kami ko lalala. Oh my It's God. For the art. Diyos ko, Lord. O, oh, ayan. O, play ko na, mga anak, ha? Nakakapawis naman yan. Butik! Bakit kinakapalamig sa nasuduro ang wala hanggang? Pa, uy! Uy, kinis na. Go lang. Ay, patitin niya sa kanya. Pinipigilan ko na nga yung ihi ko dito. Oh my God, tatlo sila! Ah, ito yung reenactment. Ay, ano ba yun? Ay, po! Ay, ano ba yun? Gawin niyo yan, Gingerbread! Yes, Khalid. I can see the Go Khalid! Go Khalid! Khalid, parang hindi na alam mo the world eh. Parang tapos na talaga siya. Natapusan mo na, Khalid. Fuck! Gagawin kawawa naman. Sa din si ano eh. Oh, sige, hirap na hirap! Gusto mo talagang sumaya ang relasyon mo, Bersa is the key. Correct! Haba! Ah! Oh my God! Hey! Ay! Jeff, ano yung imagine mo ba? Hey! Sorry! Hey! What? Hoy! Ang kagala! Ano ba yan? Uy, nag-kotsi din sila! Hey! Hindi, wasak na wasak na Alaka! Bersa is the key sa kanilang dalawa dyan. Bersa talaga, oo. Bersa talaga yan. Grabe! Pero ang galit lang siya. Galit lang siya. Dapat talaga sinababa ng konti yun eh. Grabe si Kabu. Ay, ang pala yun! Ay! Ayan pala yun! Yan pala yun! Guys, yung ano, yung sound! Oh, wala na daw. Sinasabi ko na nga ba ang spolaryo ng buhay? Oh, okay lang kayo mga anak, kinaya nyo? Parang pinagbawisan si Mars. Mami Ray, itigil muna natin.
Parang break tayo mga 2 oh, hours lang. Muna. Tawa-tawa. Buti mo lang wala akong camera. Bakit tawa-tawa ka kalit sa reaction ko? Ay, gagawin na. Pero, totoo yun? Reaction mo, Mami Ray. Ha? Natatawa daw si Kali. Kaya natawan-tawa daw siya sa reaction ko. Bakit? Ako nga yung pinakasimpleng reaction, anak. Itong silang sobrang sigawan and everything. Kasi Mami Ray. Ako hindi ako nakikita. Mami Ray, sigaw lang. Malpipit daw siya. Pero nakakatawa si Christoph at saka si Rex. Nung pinosto yun sa kanila, sabi nila, hindi, go na, Mami. Go na. Ang cute nilang dalawa. Ay, ayaw niyo makita. Kaya pinadirection niyo, Rex. Kalawa ka kayo. Ay, nagpalpitate daw si Khalid. Basta marami ako natutunang posisyon. Ay, hindi. Alam niyo kung gusto niyo maging ano successful yung relationship, gayahin niyo talaga yung kanila, ano. Kanila, ano pangalan nung couple nila? Sila Yam, sila Elijah. Versus Ducky, guys. True. Magbigaya. Pero di ba sabi ni Rex, meron siya pinapagawa sa'yo, Jim. Gagayahin niya yung Rex, di ba, anak? Gagayahin ni Jim. Mamaya, Gina, pagkatapos diba? Dito. Sige. Oh. Okay. Totoo ba yun? O ano lang? Kineme lang? Edited lang. Totoo yun. Walang pege dito. Edited lang. Paano i-edit? Okay ba tayo ng sagot, ah? Hindi, paano i-edit? Totoo yun. Ang galing niya doon. Paano i-edit yung pagkababa ng laway? Parang ilang minutes pa lang tayo napagod na. Six minutes and 36 seconds pa lang napagod na. Ako legit yung pawis. Napagod. Malamig. Sanggal eh. Oh, eto na. Pwede na walang opacity. Eto, direct pwede na to, walang opacity. Go. Okay, go na daw. Ayan, may permission tayo kay direct. Oh, may permission na tayo kay direct. Okay, go. Ang hirap ko yung kantahin yan. Siyempre, end of the world na. Kailangan, sabog na tayo. Hindi pong heartfelt, pero reserved. Heartfelt, pero reserved. Queen Elizabeth ang fame. Bakla. Alam mo, tawa-tawa ako. Bakla. Siguro naman may karaputan na yung mga kagaya natin na isang queen. Big queen. Bakong ganun. Bohemian Rhapsody. Kukulangin yung 8 hours para maging ready ka doon. Bruha ka talaga to the end of the world. Parang hindi bagay. Bruha ka talaga. Hindi bagay. It's not hindi bagay. I wanted to say sorry. Oo nga eh. Bago man lang tapos lahat. Bago man lang tayo. Maka ba? Oo nga, dapat mag-sorry. I had no idea. Saan kailan? Kailan mo unang nakita si George? Si George. One month after. Then, nagpa-psychiatrist ako. Oh. Antidepressant. Correct. For a while, gumaan na siya. Trauma. Akala ko okay na ako. Trauma yun. Totoo, ma'am. Akala ko lang. Traumatic trauma express. Yun. If you saw somebody die in front of... Alam ko naman na hindi na siya totoo eh. Then hindi ako baliwa. Hindi ko lang talaga siya mabitawan. Hindi ko mabitawan yung guilt na... Ako yung nagkandahilan. May kamang mga sirip dyan na tayo here. Yung sirip. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Wala ka dapat sisihin. Even George. Okay? Sa totoo nga yun, naiingit ako sa'yo.
Baliw ka ba? Sarap lagyan ng pulbo sa likod yung itsuga ni Rex. Ikaw nga ang baliw dyan eh. Baby. Pero dahil sa baliwan mo, you get to see George. Kaya nga munti ka na magpa-albularyo, di ba? Hindi kaya pala ganyan ka-supportive si ano si Ben dyan. Alam niya pala yung nangyari. Diba yung reaction natin nung ano? Sabi, ang supportive naman ni Ben. Parang, correct. Then, sa barangay sa ano. Hindi ako katulad mo, Ben. I needed him. I needed George. I was nothing without him. I had to seek him. Kasi kung hindi, masumulad na ako sa kanya. Pero Ben, ngayon hindi na ako nothing. Yan na! Oh, yeah, yeah, yeah. Totoo talaga, may tatang. The best part. Uy, binihisa nila si Rene. Si Rene. Oo. Grabe naman, puting-puti naman talaga. Parang ready na. Diba puting-puti, ready? Kayo nga eh. Tapos na? Tapos na. Oh. Kumusta? Pogi pa rin, Rene. Of course. All right eh. Ganito natin sasalubungin ang asteroid na yan. Formal at handa. Handa para saan? Para makilala siya. Sino siya? Kung sino man siya. Hi. Sorry. Isipin mo, wala sa kisip dito. May tao palang kasama. The two are seen. Joke lang. Bakit two hours? Bakit 2 hours? Matagal ka. Ilang beses inulit? Hindi ah. Hindi ko alam. Matagal ba ako kay Nanay? Nanay. Buti na lang talaga sabi ko na kaya hindi tayo nag-ayos Mars eh. Iiyak na naman tayo dito. Nakakainis. Kaya nga eh. Ganda ng ilaw ni Gab. Ang galing mo. Congrats, no. Galing-galing. Ano? Ano ba yun? Naayon sa... Oo. Thank you, Puti. Nakadagdag siya ng dramatic example. So si Gab yung nakakakita lahat ng flesh na nangyayari sa bawat... Mamaya matatanong natin si Gab, ha? Tanongin natin, David. Mamaya natin tatanong si Gab. Malapit na. Shh. Oh my God! Shut up! Ang ganda na. Last day ko na to eh. Si Ian wala. Wala si Ian. Si Ian tsaka si I can find my own chair. Ano si Ian? Wala pa. Oh, sabi ko sa inyo eh. Oh my God! Mag-isa na lang siya. Kasi si Ian, di ba tinamaan ng batong ano? Namatay ba siya? Oh my God! Si Ian! Nauna pa siya. Super love ko pa naman yung character ni Ian.
tingnan, nakaka-move on na siya nung... Tapos, naway pa po siya. Nawala pa? Oo. Oo. So nakaka-visit. Gusto kong sampalin si Derek. Kasi, ang saya na ni Tony. Parang okay na eh. Hindi na siya ganun. May kasama na siyang mamamatay eh. Tapos... Nawala pa. Sige, ano? Gino, pa nakita kayo ni Derek Shandy, gawin mo lang. Charin. Oh, sige. Para to kay Ian. Para to kay Ian. Pinatay mo. Favorite ko kasi siya. Kaya nga. Ang alo kasi Gino. True. Tapos pinatay ni Derek. Pinatay ba talaga? Ano? Derek, ang kataka ko, no? Hindi na ubusan ng gasto, no? Truly. Oo, correct, no? Malalaman mo kung bakit. Kung saan sa'yo napag... Dito. May sagot. Saan nga? May sagot kung bakit hindi sila tumitigil. Enso. Ang galing nung ano, yung pagkaka-follow, no? Oo. Oo, oh, ano to, Titani? Grabe yung effects. Parang hindi ko kaya ganyan yun. Panoodin yun. Oh, grabe yung galing. Hi, we say love you to each other. Forever. Ang galing yung effect. Tama si ano siya. Ang galing na. Ang galing na. Hey, kinikilabutan ako. Chris. Chris. Hi, Netflix. Baka okay, naman. Tayo. Kung kailan sino nagawa, ang galing. Ang galing no, galing perfect one. Realistic. Pagkatapos sila magbayuhan? Si Ian to. Ay, sino to? Tawag din huling po to. Si Ian to. Maasa pa. Pagkatapos magbayuhan, ano? Yun na nga yun eh, kaya tinodo nila yun. Todong-todo na? Pag nasunog tayo dito, sabi, or nawala tayo. Sabi ni Channel 4, pang Netflix daw. Oo, oh, totoo yung ano. Congrats natin si Gab din, guys. John. Thank you. Oo, yan na. Again, yeah. Reports from NASA have indeed confirmed that this is, in fact, real. Asteroid B-824 has deviated from its orbit and is on a direct collision course with Earth. This event is expected to be globally catastrophic. Estimated time before impact is 168 hours. 7 days. Yan. Yan yung twist. Ayun yun. Patay na sila. Oo nga, patay. Ang na-report, patay na sila. Pare, kaya na-journey na lang sila. Parang kung ano na lang yung spirit mo. Ano sila naman? Ano sila naman? Ano ang sarap maging dagat. Charing. Di ba? Ang sarap. Charing. Ito talaga yung Titanic. Yung matanda. Di ba? Yung matanda. Ganitong ganito. Correct. Yung sinisirin. Matulog na tayo. Mahimbing tayo matulog. Iyak ako dyan. Wala ko dyan. Natatakot ako. Si Mama Mary. Si George! May nandiyan si George! Ha? Oh, kinukuha na sila ni George. Kalina kayo. Ganun. Sumama kayo sa akin. Pag-trisan tayo. Hindi na.
Ay, hindi na ba? Oh my God, nakita na siya. Ay, patay na! Patay na si Mami! Nakita na! Ay, nakita na. Hello, coach! No, no. Goodbye, George. Oh my God! No! Grabe luha. Ganun yung gusto. Ibang sirena, kinuha na siya. What? Tuwa-tuwa na naman kayo sa nakita niyo na ni Monster. Wag na! Ay, si Monster talaga, di ba mga anak? Tatala niyo ah. Mahal, na mahal po kayo. Oh my God! Ang magic nito, Dere. Galing! Ito na yun, Dere! Galing! Marvel style, guys. Eto na. Tagaytay. It's a prank? Hindi. Seven days ago. Eto yung fifth couple. Oh, fifth couple. Si Aaron. Hi, Aaron. Chari. Ganda ng bahay. Parang familiar yung bag. What? Parang nandun sa press con yung bag. Oh! Ay, ayun na ba? Oh! Ay, ano to? Sino to? Hoy! Mami! Bakay dito! Itong kambal talaga natataranta. Oy, kalma, kalma. Bakit yung account mo, Mami Ray? late na yung pag ano niyo. Hindi, pwede naman ampot sa YouTube. Pwede nga. May mangyayari pa yun. Wala naman. Kiss lang yan. Wala naman tayo makita. Nasa glass. Wala yan. Nasa ano sila? Nasa glass. Nasa fog. Ah, ang laki ng... Ay, Para siyang lobong dumidikit, ano? Ang sarap nitong dalawang to. Ay! Ay, nandiyan talaga yung mga pangalan nyo sa ending. Panoorin nyo. Ay, yes. Wait, hello? Ah. Okay. Huy! Ano nangyari? Punta ka pinag-alala. Mamatay niya yata tayo dito. Ay, ang galing ng lintol talaga. Oy! So may season 2! Congratulations! Ayan na dyan yung mga pangalan mo. Kailan yung panoorin. Kaya nga! Hintayin namin, direk. Hintayin namin. Galing! Congratulations, direk! Palakpak ko pa. Natuyuan tayo at naiyak. Hello. Kahit saan man mapagpal, sa panaginipan o saan. Mga viewers po nga palakpak sa baba. Thank you po. Di makalimutan subawat ay nakikita, subawat oras ay natarama. Ano viewers natin na nag-comment niya about the finale? Galing ano? This is a masterpiece. Agree. One of the masterpiece ulit. Correct.
Deserve. Dahil dyan, si John ay mag-produce. Chari. For season 2. Diba? Congrats sa kasi si John. Congratulations. Ang daming ano. Talaga sa Mindoro siya si Mindoro. Kasi di ba mas ano yung pro of people? Diba? Ayan, si Jet. Oh God, pwede din. Ay! Direk ko, pwede daw, producer mo. Congratulations, guys. Yeah. Oh, ayan. Thank you po. Congrats. Ngayon po. Thank you, Direk. Thank you, Direk. You know, Mommy Ray. Once in a lifetime yan, Daya. Mommy Ray. Nasa gaga ulala ta. Ayun na. Ayun pala, Jeff, ang pangalan mo. Nandun nga. Ay, ano si John, no? Si John Tagaliaga. Kasunod niyo siya. Yes. Si Jeff. Yeah, si John Tagaliaga. Gusto ko may like a global. Team like a big channel. My God, hindi pa rin tayo nakakamuban dun sa mga Yes. Gaga. Yay! Successful! Congratulations! Ayan. Thank you, Derek, any word pa, ano, syempre, mga gusto mo sabihin? Wala naman. I just wanna say thank you sa mga sumubaybay sa amin from episode 1. And especially, yes. I know na you guys have to spend a little bit of money para mapanood nyo kami. You have to subscribe. So, thank you. Because we also saw the numbers sa Gaga, the report, and ang laki ng subscriber race ng Gabi. Ang dami nilang subscribers when our series came out. And up to now, kami pa yung number one title nila sa Gaga Ulala, Philippines, wow. Thailand, even Japan. Sa Japan, yes. Kami number one. And other countries, you know, despite we come from a third world country, nag-number 3, number 2, number 4 kami. So, that's very, very disheartening. Diba? Siyempre ka nila, Rex and Christoph, ano yung, ano, masabi nyo? Top? Oh, Rex. Yes, ikaw, Rex. Go. Sam. Oh, sige. Sam. Ah, sige. Sam, salamat sa lahat ng sumuporta sa amin, siyempre. Sa inyo, Mami Ray, Ginger Bex, at sa lahat po. And siyempre sa team, sa Temporary Insanity na eto na, natapos na tayo. Finally, and masaya ako sa numbers. And sana, ang wish ko lang mapunta tayo sa Netflix. Congratulations. Okay, pay natin yan. Claim natin ako, yan. Pa-Netflix yes. Yan eh. Alam mo yun. Ayan. Ako, Christoph. Di pa rin ako makapaniwala na natapos na. Kasi parang, kailan lang nag-umpisa pa lang kami. Parang, naging part na siya ng daily routine ko. Parang ang hirap mag-move on kasi parang yung 2021 ko, dito ko siya ginugol. Tapos nasanay na ako na eto nga, Love at the End of the World. Naging family na din to sa akin. Parang hindi siya iba eh. Parang nalago siya ng sobra. Tapos kaya dito yung mga reactors, pinapanood ko kayo lalo pagka gabi. Wala madaling araw. Hindi, madaling araw. Pag wala akong taping, pinapanood ko lahat kayo. Nakikita nyo naman minsan nagko-comment ako. Tapos sobrang na-appreciate ko yung mga reaction nyo kasi malaki tulong talaga yung mga na-inspire nyo na
mapanoorin itong series na natin. Yes, thank you, thank you. At yun, sobrang na-appreciate namin yung help nyo, guys. Thank you so much po. Thank you. Yeah. Yes. Yung laway ni Christoph nandito. Ano pa? Hintayin natin gagawin ng Ginger Bex yan, Rex. Kasi di ba request mo yan? Hintayin natin na. Hoy! Rex! No! Si Direk Icon dito pa. Hi, Direk. Hi, Direk Icon. Kakatapos na nung panoorin sa Gaga Ulala. Nakakasepang snow. Parang, ewan ko, paano magbubo. Yun nga, tatanungin namin, naka-move on na ba kayo? Kasi nga sabi, hindi pa. Hindi ko alam paano diba? Ba. Parang, ang bilis eh, no? True. Parang kailan lang. Tanungin mo yan. Tanungin mo yan sa Coco Man outfit ni Cristo. Na Coco Man. Ayan, kay Gab, sabi nga ng Ginger Bex kanina, dun sa scene natin sa unang-una, siya'y nakakita lahat ng flesh and kamusta naman? Wala naman po. Parang nasanay na lang din ako ganun. Sa comfy naman po ako sa kanila. Lahat ko naman sila broka. Ah, okay. Straight po si Gab. Ewan ko ang Ginger Bex masasabi. May comment. Hindi, ang straight galing rin ba hanggang ngayon si Gab? Ang galing, grabe. Grabe, no? Ang galing. Kita, Gab. Sobra. Lalo yung ano, yung tumama na yung ano, yung laway ni ano. Ay, hindi yung ano. Hindi, laway yung. Yung ano pala, yung asteroid. Ang galing yung effect, grabe. Sobra, no? Tapos yung lighting din, nung part. Nag-add yung light talaga nung ano, yung sobra. Sabi nga ni Chris. Yung emotion. Sa emotion talaga. Nag-add talaga yun. Ang galing, ang galing. Pang ano talaga, big screen siya. Oo. Thank you. Hindi siya pwede. Bro. Dapat talaga i-claim natin pang Netflix to, Direk. Salamat. Kami din, we're hoping and praying. Oh, Direk, okay. Merong tanong dito. Sabi niya, Direk Sandy, what was the inspiration behind the series? Ay, si Chad. Hindi nanood si Chad ng interview ko kay Direk. True. For Chad, saka sa mga hindi rin nakapanood. Yeah, it's stories of my friends, the people I love. You know, yung about Peaside, kaya malapit siya sa akin kasi in college, I had one of my best friends, yung family niya, they're dysfunctional and suicidal, from the sister to the brother to him. So, and I think namulat ako earlier in life na how to handle depression and everything. Tapos, syempre, ako rin naman, dumating din ako sa ganung point ng depression. Tapos, ano siya eh, culmination siya ng mga kwento sa paligid ko. Also, I take also inspiration from my love life, like the collection of my exes, mga ex ko. So, mahilig kasi ako magsulat eh, lalo na kapag I'm in pain or galit, I write. So, kahit sa laptop ko, madami pa rin ako mga nabasa kanina yung 2012 script ko na sinulat. Yung time na yun, I think, kaka-break ko lang yata. No? Kaya ko nasulat yung movie. So, kanino? Secret. Noong nagkaroon ng pandemya, wala nang ano, na-depress lahat ng tao. Tapos, sulat. Tapos, tinawagan ko si Invest. Nag-dinner kami with Yam and Invest. Doon talaga nag-start. Sabi ko, may gagawin ganito. Sa palagay niyo, okay kaya ito. So, gawin natin kaya itong series. Sabi ni Yam, kasi yun din uso BL. Tapos nag-lockdown ulit, so hindi namin natuloy. Tapos yung ulit, bumalik ulit yung mga tao, nawala yung lockdown, pumasok naman si Rex and Gab, tapos si Nico, tapos hanggang sa inupuan na namin, tapos binabasa na nila per episode. Hanggang sa ayun na, nabuo na. So, pero at the end of the day, it's all, hindi ko lang naman siya kwento eh. Feeling ko kwento siya ng mga maraming tao. Lahat yes, naman daanan yung depression, yung side face. Sa ibang tao, yung breakups, yung alam mo yun, lahat to, even the yung incest, although hindi naman talaga incest because hindi naman mag-ama si Renner at si Mark. Pero di ba sa Pilipinas, kasi pag nakatira kayo sa isang bubong, kahit hindi kayo magkadugo, pag tingin nila it's incest pag may nangyari. Agree. So, di ba, even the stepbrothers, the stepsisters, hindi naman magkadugo. Basta nagkataon lang na sa isang bahay, feeling nila, nakadiri na.
So, yung mga ganong elements, tapos ayoko lang kasi gumawa ng project about pandemic. So, ginawa ko siyang end of the world. Yeah. Ginawa ko, what if magubunan yung mundo? Tapos ito yung mga kwento ng buhay. Yun na. Doon lang siya talaga. Alam mo dito sa episode 9, nakarelate ako sa character ni Rex. Sa laway. No, the trauma. Ako talaga na. The trauma. Kasi 'di ba si Rex nakita niya namatay in front of him front. Si George. Si George, binagbaril sa harap my niya. My mom was killed in front of me. Oh. Oh, I'm sorry I'm for so the sorry. Words, pero sorry. Sorry to hear that. Yeah. So yung trauma ko, hindi man ako nakapagpa-psych, but the trauma end up when the case is over after 3 years. So bago ko naka-move on and everything. That's why every February 14, alam ni Mars Matyan tsaka ni Jeff, I always go live kasi sobrang down ako kasi my mom was killed February 14. So nung kaya sobra yung iyak ko nung nakuha mo direct yung iyak ko nung episode 8 yeah, hanggang kanina na nung nag-uusap si Ben at tsaka si Sam about na nagpa-treatment siya and everything kasi the trauma. Tapos narinig mo, Rex, sinabi ko yung trauma. Kasi naranasan ko yung trauma for 3 years. Kung gaano kahirap to move on someone you love na matay sa harapan mo. Kaya yun, tapos sinabi ni Derek kanina na lahat ng ginawa niya, makaka-relate lahat ng tao, which is, isa ako dun. Alam mo yun? Kaya tahimik lang ako kanina nung yung scene ni Sam at saka ni Ben. Kasi sobrang relate ako. Diba? So yung series talaga, is a story talaga ng hindi lang sa LGBT talaga, yes, Mami Ray. Yes. Relatable siya sa lahat ng sa gender. Lahat. Kumbaga, yes. Oo, aspect. Hindi lang pinokus ni Derek sa isang atake. Oo, kailangan yung magiging broad yung maibibigay nating di ba? Iba-iba talaga. So kaya din naging interesting yung story, iba-iba yung binigay nilang story and realization in every episode, yes. Talaga. 'Di ba? Like ako, like sabi ko nga kay Derek dun sa storya ni Ben at saka ni Sam, tapos dun sa mother, para naman sobra lahat sa akin, 'di ba? Parang uy. Tugma lahat, 'di ba? So parang kabi nga ni Derek, lagi na lang simula episode 6 hanggang 8, ang iyak ko, dugo eh. Dugo yung iyak ko kasi napaka-iyakin ko. Pero ang ganda. Congratulations sa buong team. Sobrang galing. Wala po akong... Si Mars Matt, anong masasabi ng Mars Matt? Anong pinakagusto mong eksena? Aside sa lahat. Sa noong, ha? Aside sa noong, charin. Sa lahat, ha? Huwag kang keme dyan. Yung eksena ng acceptance ni Hener. Yung, kasi diba nalaman natin na hindi pala kamag-anak ni Hener, sila Marky. So, kasi diba syempre, mas alam yun, yung talagang kahit hindi niya kamag-anak o hindi niya kadugo, but still in-accept pa rin niya, para tinuring pa rin niyang kamag-anak. Like na kahit anong sabihin ng iba. Uy, hindi. Diba? Kahit anong sabihin ng iba, tapos hi, Nolan. Ayun, kahit anong sabihin ng iba, tapos kahit itinakwil na siya ng family niya, pero still, no, nandun pa rin yung ano niya dun sa dalawang tao na yun. So, which is, may mga ganun din naman tao, no, na kahit na alam natin ano sabihin ng iba, but still, nandun pa rin yung help niya, no, para dun sa mga taong nandyan para sa kanya. Yun, yung isa sa mga tumatak sa akin. Ano naman yung natutunan mo, Ma? Mga posisyon. Lahat ng posisyon. Hindi naman yun! Hindi, dahil dito na-inspired talaga si Mars, magagawin niya talaga yung scene nila, nila Yam at na, Eli. Na, sa kotse. Gustong-gusto niya talaga yung sa kotse. Na ako doon. Na-curious ka. Hindi, parang ang lesson para sa akin is that yung tipong kahit na gaano kalaki yung problema natin. Thank you, I'm Nolan. There's someone pa din. There's someone pa din na na nandiyan for us, natutulong. No, kahit na mag-end na yung world, may isang someone pa din na
nandiyan sa likod natin para ano, tumulong sa ating mga problema. That's number one. Yeah. Siyempre, yung care din ng ano, mother na lumabas doon sa eksena kay Sam at saka ano doon, yung kay George. Yun. Gagawin na lahat ng isang pina para lang sa kanyang anak. Yeah. Oh, di ba? Oh, si Jeff, ikaw. Jeff. Hello yes, po. Jeff. Narinig ba ako? Yes, go, anak. Go. Ayan. Ako, ano naman? Ako lagi ko mga sinasabi kasi, di ba, yung mga ganong klaseng scene, na may kissing scene, may bed scene, that's a very bonus for me. Yes, kasi hindi naman din talaga yun ang habol din talaga natin sa isang story. Parang ayaw man. Bakit iba, ayaw maniwala ni ano? Ayaw maniwala na rin. Nagulat siya, Beb. Ang ganda naman ni Rek. Sabi ni Rek. Totoo yun, Rek. Bakit parang ano? Mas parang nag-iiba yung boses mo. Parang iba. Oh, kailangan mag-ingat. Parang palang. Parang palambing. Palambing yung boses mo ngayon, Mars. Ay, like, kailangan po tayong mag-ingat na sasabihin, lalo na isa po tayo sa mga staff fan ng page ni Christoph. So, kailangan okay, ingatan po na. Thank you. Ibig sabihin nun lahat ng picture ni Christoph naka-heart top ko. I like that. Pati yung red brief, ganon. Thank you. Pero okay lang yan, Jeff, kasi napapanood ko yung mga reaction videos niyo. Oh, wala ka na. Okay, Jeff, wala na. Siyempre, ko ba naman? Kayo naman. Gusto kong end of the world, imamayday ka ni Christoph, hindi okay lang, Jeff. Ayun. So, sa akin, si Beb, obvious naman eh, from the episode 1 until the, at yan, ngayon, itong last episode, lahat naman, ano eh, ang galing eh, lahat gusto natin. So, for me lang, syempre, di ba, nabigyan lang din naman talaga ng highlight yung 5 stages of grief, which is, yung talaga, para sa akin, that's the highlight din talaga eh, na pinakita nila dun sa series, na which is maraming nakaka-experience din naman talaga sa atin. Yes. Ayan. So, gusto ko yung part na yon. Tapos, kasi sa atin, for me, nakita ko kasi sa series na to, yung ano, yung self-acceptance eh. Yun. Yun talaga. Kasi, hindi naman tayo, in order for us to move on, to adjust, yes, in order. Teka lang, pinix lang sa akin, yung Rex yung kanano. Yeah, so. Lalim, man. Oo, kasi ganun naman, diba, in order for us to move on, to adjust, to cope up, mga ganun, we need self-acceptance. So, at least, diba, before the end of the world, na ano, nandun yung self-acceptance, and because of the love of the people around us, mas ano natin, mas na-survive natin yung mga ganong klaseng situation. Lalo na yung depression, di ba? Sobrang ano ang depression eh. Sobrang kapag hindi natin yan na-treat. Hi, Ma'am Sharon. Kapag hindi natin yan, if left untreated kasi talaga ang depression, binaliwala natin kasi talaga yan, it will lead to talaga to ano, suicidal ideation. So, napaka-important yes. talaga na binibigyan natin ng pansin ng depression. Like, for example, yung nangyari dun kay George, diba? Because of depression, nakuha na rin niya yun. Because of stress anxiety, nagawa niyang i-end up yung life niya. Life. So, very napapanahon yung story. Not just a BL, not just a gay story, but napapanahon talaga yung ano yung itong series na to, yung Love at the End of the World. Ayun na, syempre, congratulations sa lahat ng ano, of course, kay Direk Shandy, ayun, kina Sir Nas, kay Sir Gab, kina Sir Ava, syempre, si Christoph, kay Rex, sa lahat ng actor, hindi ko talaga in-expect na, syempre, si Rex, alam natin, yung napunod ko siya sa unang BL, yung, ano nga pala yung title? Ano nga pala na? Hindi yun! Yung nakita kita, hindi! Kay Chester. Alibak. Ah, sa Under the Better Days.
Better days. Pero Jeff, kung ka naka-phone ka na, bakit ayaw mo pa mag-open ng cam? Eh, naka-phone ka na. O, di ayan. O, okay na tayo. Laban lang. Okay na. Sorry. Naka-phone na nga pala ako. Ayun. Hindi ko kasi expect na si Rex na parang from ganong patitas-patitas magagawa yung ganito. Siyempre si Christoph, diba? Hindi ko naman expect na kaya rin gawin ni Christoph yung gano'n. Dahil from the vlog of Lloyd Cadena to be, na siya vida man. So, hindi ko expect na magagawa niya. Siyempre, ibang actors din. Sa ayun, sa lahat. Kamusta bro? Ay, kamusta bro, diba? Hey, ayan. Doon nagsimula yun. Kamusta bro? Oh, ay, kamusta bro? Ayan. Congratulations. Thank you. Ano? Direct mamimiss ko to, yung pag-RV namin ng every Thursday na mapupuyat kami, yung inihintay namin to. Mamimiss ko to kasi ilang weeks din natin ginawa to, di ba? Nakasanayan. Sobra. Oo, pag nasanayan na namin. Kasi yung isiset na namin yung date na, oy, Thursday, no, RV na natin nung gabi. Ayun, may miss ko to. Grabe. May isa sa mga hinangaan ko rin dito, yung ano, yung lindol. Ano ginawa yun? Lindol. Kasi talaga yung mga effect. Yung lindol, yung katuhan ng lindol niya. As in talaga, ang realistic ay, talaga nyo. Oo. Yung lindol kasi, hindi lang siya basta effects, may practical kami. Like, yung pinakamahirap na ginawa namin, yung, naalala nyo sa episode 1, kumakain si Christoph tsaka si Rex. Mm-hmm. Oh, yes. Doon kami nagtatanong, sobrang galing. Noon, kasi sobrang laki ng shot ni Gab. So sabi ko, sabi sa amin ng VFX supervisor, nandun siya eh, tapos umalis sila kinabukasan. Sabi nila, kailangan lahat ng nasa paligid, may gumalaw. So literally, lahat ng, kaya napansin nyo, di ba, nagulat kayo, halap, totoo ba may lindol? Kasi pati yung tubig sa baso. Yes, lahat ng gamit sa buong paligid may nylon. So lahat kami ng staff. So ginaganon niya siya. Yung taga-ganon. Tapos, meron sa ilan yung mesa na taga-ganon. Tapos, sasabayan na siya sa editing. Lalagyan na siya. Direk, kung ganon kasi siya, hindi siya OA na yung anig mo gumagalaw. Hindi halata eh. Parang, sabi ng VFX supervisor, ang malaking problema dahil ang laging mali ng mga Philippines ng tukol sa lindol. Kunyari, lamesa, magpapalindol. Tapos, ginagalaw lahat, nakalimutan pagalawin yung tubig. Sa baso, sa pitcher. So, alam mo talaga na hindi totoo, peke. So, yun lagi, kaya nasa utak ko palagi, lagi siya sabi sana, kailangan gumalaw yung mga tubig. Kasi lindol. Kaya literally, sinasabayan nung sa editing yung shake ng tubig. Kaya sabay kaya nga. Kaya para totoo. Oo, kasi di ba lahat yun, Mars, di ba, nung in-RV natin pa siya, sabi na, ay, ang galing, lumilindol talaga, kasi gumagalaw lahat eh. Tapos, i-action na lang ni Christoph tsaka ni Rex, yung katakbuhan na lang sila, i-gano na lang. Pero, literally, nagdalaglagan yung mga painting, mga frame, may mga nylon. Yes. Yung baso, ito na basag. Kasi baso, kaya kailang basag kami ng baso. Tapos, ang pinakamahirap sa amin, yung bangus, yung ulo. Kasi yung isda. Yung nakakatawa kasi idea ko siya sa script na kasulat. Tapos sabi ko, shit, paano ba siya ginagawa? At sabi ko sa special effects, hindi daw pwede special effects. Kailangan live. So, best ko binigay assignment. So, nakakatawa kasi sabi niya, parang ilang araw siya nagluto ng sinigang yung bangus sa bahay nila. hindi nagkaroon ng kaliskis si Ives kung ilang araw niya niluto. Ranish, siya yung nag-direct ng bangus. So nasa set na, ay lahat talaga nanonood lang ako. Ives, kaya ba? Totoo ba? Ganito ba gagawin? So lahat nilagyan niya ng nylon, nire-rehearse, ganyan kung paano palitawin yung isa. So hindi siya talaga effects. Ang effects lang binura yung nylon na nilagay ni Ives. Direct, nilalaglag niyo talaga siya. Kasi hindi ko pinakita sa Twitter na yung paisa-isa may nagsasabi, o itapon mo lang yung isda dyan, huwag masyado malayo. Doon sa bintana. Isda talaga, ano yun? Totoo, ano kami, 10 to 15 kilos a day. So parang apat na beses kami nagpola ng isda, iba-ibang lugar. Mindoro, so anlang sa set. Kasi mas lalo yung sa set ni Christoph at saka ni Rex, pumasok yes. Yung isda pumasok sa kwarto eh. Tapos diba? kinakain namin yung pwede. Para syempre, budget din lang din. Sayang. Yung mga hindi nawawasak yung itsura ng isda, hindi nawawasak ang ulo. Ano, may prito kami, may sinigang, may ginataan. Sarap.
ako, I'm a fish eater talaga. Pero, ang pinakamahirap na isda sa amin, yung hito. Hito ba yun? Yung kailangan ko. Madulas. Wow. Walang gusto gumawa kasi gumagalaw, natatakot lahat. Gumagalaw ang hito. Hmm. Kailangan ko nagis. So, lahat sila nakaranas, lahat sila nakaranas maghagis ang isda. Pinakamalansi ako nila, Nico. Kaya yung sabukong ang dami. Ang dami. Yung tubig talaga. Yung pinakamalansa. Ay, yung kila Nico. Kila Nico kasi sa mas madami ba yung sa kanila? Sa inyo ba, Rex? Konti lang? Parang oh, din eh, di ba sa kama? Hindi, kasi nasa loob kayo ng bahay. Ang baho nung kay Nico. Oo, ang baho nung kay Nico, inainakain niya yung ano, di ba siya? Oh, yung kay, kasi Mami Ray, yung kila Nico, madaling araw. Oh, nakalunok si Nico noon. MRT ako, kailangan buhay yung isda kasi kailangan may gumagalaw-galaw sa sahig. Mm-hmm. So, literally, siyempre si Nico, hindi siya kumakain ng isda sa totoong buhay. Ayaw niya talaga. Mm-hmm. So, nauulan ng isda, di ba sumisigaw sila sa bubong? Yes. Ito mga staff ko, hindi nyo sinabi na may tubig yung balde na ang bakit sa mukha ni Nico. Suka siya ng suka. Hindi siya nagpa-cut, tuloy acting. Well, hindi siya nag-cut. After pasabing cut, saka na siya sumuka. Ang baho ng mga pag umuulan ng isda, pati mga staff. Ang baho ng mga isda eh. Kasi pag matagal na... Oo, diba, malansa. Pinakamalansa is the hito eh. Pinakamalansa ang hito. Correct. So, medyo challenging po talaga sa amin. Ang lansa ng series na to. Sobrang challenging po talaga. Direct, narinig mo ba sabi ni Gerard? Narinig mo ba sabi ni Gerard? Natawa ako doon sa sabi ni Gerard. Kaya na makatawa-tawa, Mami Ray. Kasi iba yung sabi mo kay Direk, hindi narinig ni Direk yung sinabi mo. Sabi ko, ang lansa-lansa nitong series na to. Lalo na sinabi ni Mami Ray, mas malansa yung kali Rex siya kasi kay Christoph doon sa kwarto nila. Iba naman yung nasa utak mo na yung pagkasabi. Ang daming metaphor kasi nung isda. So, yes, alam mo yun, sobra. It was really important. Pati, di ba, mermaid pa niya, metaphor ni Gold. Yes. Tapos yung nakapatay pa kay Gold is the na statwa. Yes! Ayun mo yan, yung planado siya lahat. Pati yung kinakain nila sa lamesa, isda. So, yun. Very important. Yeah. Di ba kasi nigang nabangus nga, di ba, yung lumindot. Tsaka yung mga detailed mo, Direk, sobrang, as a reactor kasi napapansin talaga namin yun eh. Yung mga maliliit. Mm-hmm. Kaya minsan kinaiinisan talaga ang boom reacts eh kasi pinapansin pa yung maliit na alam niyo yan. Kaya inaaway kayo ng mga ano eh, production. Kaya nga kami naaway. Alam mo ba, Direk, may nang-away sa amin ni Jeff kasi may nasita kami. Nagalit sa amin yung production. Sumikat kami ni Jeff sa Twitter, alam niyo ba yun? Ano yan? Dahil may napuna sila na balet tapos nagalit yung production. Pero, to be honest, yeah. Kasi nung isa pa lang yung episode sa amin, episodes 1 to 4, ang dami di ba nag-RV, may mga iba pa na English speaking, kasi mata iba-ibang bansa. Pero kayo lang yung nag-RV sa amin na may mga napupuna kayo na pinaplant namin, nag-message nila, in fairness, ang talino nila, Ginger Bear. Kasi parang napansin nyo na may kakaiba pa paano nila tratuhin si George kasi nasabi nyo, si George, bakit di totoo si Sam gumaganyan na kayo umpisa pa lang. So, parang, yes. Okay, nag-work pala yung mga sinasabi ko na ganito dapat ang acting, ganito yung nuances. Mm-hmm. So, in fairness, marami kayong mga ganun na nahuhulaan, na tama lahat. Oo, so, kasi kami hindi namin ma-react yung 1 to 5 dahil napanood na namin, di ba? So, nakakapag-react na lang kami ng natural na reaction. Mm-hmm. Nung from 6 to 9 kasi hindi namin napanood eh. Kasi ganoon kami. Ginger Beast, nahulaan nila agad din. Yes, pero wala kami sinabi sa kanila. Wala kami sinabi sa kanila. So yun, ganoon kasi kami pag nagre-react. Mabusisi direct. Mabusisi. Kaya nga, dun sa isang nire-react ako na isa, yung director, nagugulat siya sa amin. Kasi tinanong, di ba Mars, meron tayong tinanong, bakit yung pangalan nung isang title may naka-semicolon, yung isa slash, yung isa ganito. Sabi ko may ibig sabihin niyan sa English eh. Kung ano yung slash, ano yung semicolon. Ganun kasi kami, paano mag-react. Tapos, minsan nga sabi nga namin, wag na masyado kasi kami ni Jeff, sobra yung pansin namin hanggang ayan, nasumikat kami sa Twitter that time. Oh, Adere, kaya pansin mo ang napapansin yung lindol, yung napapansin yung pag-ano ng isda. Yes. Yun talaga. Yun yung naano namin, direct sa totoo lang. Kasi yung acting makikita na namin yun eh. Pero yung doon sa surroundings, paano yung sa lighting, paano yung production. Sa sound, yung production, yun yung agad naming napapansin.
Tsaka paano yung continuity ng bawat scene? Yeah, which is napansin natin yung first episode na gustuhan natin, yung ano, transition. Yes. Ang galing. Tsaka ang gaganda nung shot direct kay Gab din, yung mga shot talaga na ano, ang gaganda, ang safe nung mga shot, hindi ganun ka, alam mo yung makikita mo talaga, detailed mo pa rin kahit medyo talagang, alam mo yun, medyo tinatago yung baga, yung isang bagay, pero yung shot ang ganda talaga, kaya sabi kong gano'n, galing nung ano. Ang alam ko direct, ano? Ang dami yung cameraman, akala ko. Ang dami wala. Yung, ano. Dalawa lang camera namin, dalawang cameraman lang. Kaya sabi ko, lo, ang bongga, ang parang ang big production. Lalo na yung ano, Mars, yung eksena ni Yam at saka ni Elijah. Di ba, ang liit lang yun eh. Ang liit lang. Di ba, ang liit lang ng scene na yun, pero ang gaganda ng kuha. Totoo. Yung talagang ma-appreciate mo yung ano, eksena. Oo. Ang daming angulo. Tapos yung kwento mo, ni Yam, tapos yung kwento ni Yam, dahil pawisin siya, so yung moist nung sa salamin, kamay lang niya nilalagay niya magiging moist na kasi sobrang pawis niya. Ayun, totoo talaga yun. Kasi siyam lang lahat yun. Walang kaming mga effects doon. Walang effects daw yun yung moist-moist ng salamin. Kamay lang daw niya at saka paa lang ang ginamit doon sa sobrang pawis niya. Yeah. Sabi niya. Sabi ko na interesting story talaga yung kanila Yam. Nung trailer pa lang, yun, nahiwagaan talaga ako doon direct. Sinabi sa trailer na, ito may yung something. Magiging interesting ano couple. Nung actually, kahit sa Twitter, mga nagsasabi na excited sila, parang may something daw sa Yam Elijah. Tapos, si Mars, hindi siya yung nagtanong. Kasi may nag-comment sa Twitter, parang di siya sige pa driving, hindi ba sila naubusan ng gas? Mm-mm. So, lahat yun may reason. Yun lang nga, natin nakita nyo na. Dahil wala na. It's a hallucination. Parang last few minutes bago siya namatay. Correct. Kaya nag-imagine niya paano sila magpapatuloy kung sasalubungin nila yung asteroid. Yes. Kaya yung nakaiga sila sa bato, ganun din yung posisyon nila dun sa bato. Correct, di ba? Yes. Kaya nung nakita natin, patay na. Oo. Patay na. Kaya na sinagot agad yung tanong ko na ba? Kasi yung goldfish, di ba? Mm-mm. Yung nandun sila sa bato, may goldfish sa uluhan, tapos bigyan may goldfish dun sa... Yes, kaya sabi natin, hanggang sa huli, nag-hallucinate sila. Di ba? Yes. Parang last ganun. Last breath, meeting life ni Elijah. Oh. Galing. Ang galing. Alam mo, ang grabe yung preparation for everybody. From doon sa production, mas lalo sa mga artista, like si Christoph, first time niya magganap ng ganito, si Khalid, alam mo yon, na hanggang si Khalid nanginginig daw pala siya habang nanonood siya. Yeah. Sabi niya, akala daw niya direct, maiksi lang. Sabi niya, ang haba, mami. Sabi ko, Filipino kasi yung pinakamahaba. I think sinabi na sa kanya ni Marky noong isang araw na grabe yung sexy ng episode 9. So ngayon napanood niya na natatara na loka yata siya. Oo, tulala yata siya. Napahan daw talaga siya, nagpapalpitate siya. Pero ang ganda ng pagkakagawa na rin. Sobrang ganda. Alam mo yung hindi mo makita yung pagiging malaswa. Mm-mm. Alam mo yun, di ba? Yeah, yung magsasabi ng malaswa, yung nagsasabi ng malaswang ganun, sabihin mo sa akin kung hindi mo ginawa yan. Hindi, for me, mami, diba? Kasi the airport training, a mature role ginawa na yung ni Mami Ray. Portrayal nila talaga, Mami Ray. Hindi na siya ano, hindi na siya yung teenage. Hindi, diba? Kasi diba, yun yung nakakainis nga. Yun nga sinasabi ko sa'yo, yung ibang tao kasi nagmamalinis. Ay, bakit ganyan yung scene? Ganun. Sabi mo sa akin kung hindi mo yung ginawa sa talambuhay mo. Reality. Diba? Reality yan. Ako hindi pa talaga. O, okay. Halika na. Ay, direct, babay na tayo kasi nagsisinungaling na si Mars. Mat, magpaalam na po tayo. Hindi pa talaga yung kotse. Hindi pa talaga, pero malapit nang itry ang kotse na yan eh. Mars, hindi ka magkakasya sa kotse. Di ba sinabi namin sa'yo, sa truck? Hindi, sa bus.
Pinakamahirap i-shoot yung car set. Live pala to. Sobra daw, no? Sobra. It was really, really hard. I-add ko lang po, parang isa sa mga realization ko doon sa series is don't wait for the end of the word para, alam mo yon, para makabawi ka, para, alam mo yon, gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Don't wait for that end end time bago mo gawin yon. So, yun yung realization ko na, yun nga eh, dumating yung pandemic ngayon. We'll never know yung mga pwedeng dumating, di ba? Kaya so, gawin mo na. Dalawa. Ay, no, grabe ka! Grabe ka, Rex. Huwag din ang hintayin yung end of the world. Di ba, lahat ng couple, end of the world, lahat sila nagsabi ng I love you sa isa't isa. Yeah. Yes. Diba? Nakakatuwa. Na parang, aliw. Bago mag-end of the world. The world. Talaga isa't isa yung sinabi nila na realization. I love you. Nakakatawa. Basta yun. So, ayun nga. With pero, ano kaya? Tanong din, Rex. May tanong tayo kayo. Ano? Rex, paano mo pinipay yung sarili mo dun sa eksenang yun? Yung nilunok mo yun. Yung eksenang yun, no? Rex, paano mo pinipay yung sarili mo dun? Walang preparation. Additional scene lang yun ni Direk Shandy. Di ba ang galing? No preparation. Walang preparation. Galing. Diba? Diba? Kalok. Parang pumasok lang siya sa loob, sabi niya, okay lang ba? May ano, may gusto kong gawin kung okay lang sa inyo. Tapos si Christoph, sumagot agad, game daw. Hindi, game na rin. actually, boy, nagpapaalam ako even sa sex scene. Binablock muna naman yes. As director ko. Si pati pag hindi kaya ni Aika kasi babae siya, si Ives siya kasi Chichi ang naging malaking tulong sa akin sa love scene. Sila yung... Ang galing ni Ives doon. Sila yung ginagaya talaga namin. May videos. Ives, saka, paano? Ives muna pala, si Ives muna pala ang gagawa para magaya nila, ganun direct? Oh, kasi nung assistant director ako dati, tapos sinasabi yung director ko, ito magbablock ko ng sex scene. Tinarayan ako ng isang artista dati. Nakalimutan ko yung taga-GMA yan, yung babae. Parang, it's so hard to do. Ganyan. Ginagawa ba sa totoong buhay yan? Ganyan. Tapos sabi ng director ko, Shanti, pakita mo nga yung position. So, kailangan ko ipakita. Para, kasi assistant director ka, hindi kayo pwede magpagawa sa artista na hindi naman talaga nangyayari. So, yes. Tapos tumahimik na siya. So, ginawa niya. So, parang, kaya... sa script, hindi nila maintindihan yung ibang love scene. So, yun. Tapos, kailangan ko ng tulong. Apparently, dalawa yung babae, assistant director, babae. So, syempre, may awkwardness. Minsan niya, hindi na siya makapasok pag nakahubad ng mga lalaki. So, ang laking tulong talaga sa akin pagdating sa blocking, sa sex scene, si Ivesta, kasi Chichi. Kasi, hindi rin naman sila pa... pa-kato, alam mo na yung yes, pake. Yes, hindi ko alam yung walang ganun-ganun. Kasi alam naman talaga na ito yung gagawin namin. So, in fairness naman, nabablock na, kinapapakita namin yung blocking kasi hindi naman naintindihan nila Christoph yung ibang blocking the way it was written. So, tapos, yung nireview ko na lahat ng sex scene, mayroon isang additional kami na kulang. So, sabi ko kay Reza, Christoph, pag may additional ako na sex scene, medyo madami. Kasi kulang siya sa the way ko siya na-invasion. Gusto kong gawin yung laway kasi nasabi ko na, di ba, na yung pelikula na napanood ko nung bata ako, naiwan yung VHS tape sa bahay. It's Scorpio Nights Part 1 ni Peke Garyaga. Di ba doon na umpisa yung pinapasin yung laway? Yes. I wanna pay homage to it. So, explain ko kay Christoph at kay Rex, pumayag naman sila. Kasi kung, halimbawa naman, kung meron isang magsabi sa kanila, pwede ba hindi totoong laway, egg whites na lang, o di gawin natin. So kung sabi naman nila ayaw nung isa, hindi ko rin gagawin. Basta meron lang isa na ayaw, hindi talaga. I will not do it. Direk, parang gugustuhin ko na lang yung laway kesa sa egg white. At sama na lasa ng egg white eh. Oo, okay. Pero naranasin ko na rin dati yung egg white eh. Nasuka yung artista. Diba? Kasi may parang meron isang scene kami na there. Nasuka siya kasi hindi masarap. Lasang snowbear yung laway ni, Christoph. Okay. So, ibig to, kasi maka nag-snowbear. Kumain ng candy. Kaya maraming mint. Oh, pero marami kaming mint sa set. Maraming bubble gum mint. Hindi daw wala. Tsaka maano sila, they're very, talagang they take care of their hygiene kasi wala. At tsaka meron kami mga meray na sexy na hindi na sama sa final cut. Like,
yung first time na magsisex sila, di ba, nakapansin mo lahat, may mga eksena na punta sila sa car, may eksena na nagsabay-sabay sila, nagpapalit ng partners. So, dapat talaga, meron ako yung magpapalit ng mga partners. Kailangan hindi kasi nag-work. Kasi, nung unang time namin sinuot yung love scene ng lahat sila sabay-sabay, hindi nag-work kasi nakinakabahan. First time niya, humalik ng lalaki sa alam mo yun, so, nagpanik lahat, even si Khalid. So, makikita mo yung eksena pag pinanood mo, kinakabahan ng hinig. So, hindi ko siya magamit. Na iba yung attack ko ngayon sa pag gagawin yung love scene na magsasanib lahat. Kaya gano'n na lang. Marami kami footage na hindi pa na inalalabas din, mga love scene. Madami pa. So, thankful talaga tayo kay Ibes kung hindi dahil sa kanila, hindi, kasi pagka gano'n daw, makikita mo na naman nilang parehong nagali ka ng ako. Pero ano ha, correction. Pag nagbablockings kami, walang duraan dun ha. Akala ko din. Na-imagine nyo ba si Chichi nagpapasa sila ng laway para ipakita? Kaya nga! Kaya nga! Kasi ini-imagine ko, direct kanina ini-imagine ko, sinasabi mo, si Yves tsaka si Chichi. So parang, hindi ko ma-imagine silang dalawa yung blocking, di ba? O walang halika, pero yung blocking. Yung blocking is in everything. So, siyempre, tinutuloy lang nila after ng shoot. Yan. Ganoon, magkapatong, magkatabi, and everything. Siyempre, ano, tsaka yung mga love scene talaga, pinapanood ko kay Ibes sa skin, sabi ko, okay ba? Nakakalibog ba? So, di kasi, I mean, ayoko, wag na tayo mag, ayoko magplastika na, ang director ako, ganito ako. Talagang prank ka talaga. Sabi ko kay Ibes, Bes, nakakalibog ba? Nalibog ka ba dito? Hindi, no? Ayos yan, isa pa. Kasi, that's the, yun talaga yung point ng eksena eh. Parang, kaya ka nakipag-sex, para malibugan ka, mag-cam ka. So, dapat i-portray siya ano maayos. So, yan talaga eh, hindi ko rin ma-explain yung love scene sa mga babae. Nakakaintindi lang din naman talaga sa akin. Hindi naman lahat ng bakla nakakaintindi sa love scene na gusto ko ipagawa. Dahil hindi pa nga siguro rin nagagawa sa totoong buhay. So, literally, nakakaintindi lang sa akin sa blocking sa sex. Si Ibes lang tsaka si Chichi. Walang iba. Diba, Shans, lagi kong sinasabi na, kila Rex din, sinasabi ko na, kung maghahalikan sila, wag yung parang smooth. Oo, wag yung peke. Sa'yo galing yun. Kasi kung ganun lang din naman, pikiin na lang yung buong shot. Yeah. Diba? Totoo. Narinig ko palagi sa sabi. At saka, ano naman eh, parang wala naman kaming artista dito na, I mean, nasabi ko ito kay Ibes ng umpisa, di ba parang may mga nagsasabi na the problem daw with yung mga ibang BL na lumalabas sa YouTube, sa SOC, sa internet, yung mga malilibog daw na direktor na naghanap ng mga lalaki, pinag-acting, ginilabas na sa YouTube. I'm sorry, wala akong pinapatamaan, pero syempre, binabato sa amin yan eh. Binabato din sa amin yan. Ayan, Christian! So yung point ko, Mami Ray, kahit talang yung mga artista, isa-isa sila, na wala kaming pinilit. Like, plinano siya hanggang sa Manila bago pumunta lumipad sa probinsya. Ini-explain ko kung paano ko gagawin yung sex scene. Sabi ko, kailangan medyo realistic. Mm-hmm. So, alam mo, yan yung parang malinaw siya. So, at tinatanong ko, okay ba? Like, yung kay Marky, like, may eksena siya, maghuhuba rin ni Khalid yung brief niya. So, eksena doon, papakita yung buong titi niya, magkakata ko bago sa ulo. Parang ganon. Hindi niya kaya. Sabi niya, okay lang ba sa'yo kung 1/4 lang ng shaft ko papakita? Okay. Ganun lang. Mabilis naman ako eh. So, si Elijah, nung tumakbo siya nakahubad. Opo. Sabi ko, Eli, may fronter ka dito. Okay lang ba sa'yo? Comfortable ka? Wala siya pa kaya lang. Up to the point na nga, wala na nga siyang nagka-cut na ako. Naluloka na nga si Gabi. Binabatuhan nila ng t-shirt or shorts. Nagka-cut na. Wala na pa kaya lang si Eli. Sa college na kabutubad. Oo nga, yung sabi niya sa interview ko eh. Sabi niya nga parang go-go na lang daw siya. Kasi, Everything was done with consent at saka cinematic blocking siya. Like, yung mga position na nakita nyo dito lang sa finale. So literally ginawa yan lahat ni Ibes ako ni Chichi. Kasi kung hindi magagawa, hindi ko siya mamadidirect. Hindi siya nag-work. Ibig sabihin, niloloko ko lang silang artista ko. Eh, nagagawa nila eh. Sabi, totoo nangyayari sa totoong buhay yun. Correct. Yes, totoo. Imagine, Mami Ray, ha? So may hawak akong makeup brush at saka mga oil. Kasi I need to retouch them. Pag sinabi ni Shandy na, te blockings, bibitawan ko yung lahat.
Marami kaming video, nakakatawa na nakikita sa Kichichi. Misa, ano, hindi ka maglalabas? Hindi ka maglalabas ng BTS? Kuya nga, temporary. Actually, marami ako. Kami sa promo kasi ang next step namin, Mami Ray, is to campaign for Netflix and other platforms. Mm-mm. Actually, meron na kaming tatlong platforms na ipapalabas to. So, mag-a-announce naman eventually. So, ang next namin nila, maglabas ng exclusive na hindi pa nalalabas. So, isa iba to. Ito pati, I think feeling ko maganda eh, parang ilabas yung paano ginawa yung sex scene. Marami kami nila sa video. Yun yung maganda, yun yung maganda. Yun yan, puro sa iba, saka si Chichi yun. Okay lang yun. At least ma-imagine namin, oh my God, ma-imagine namin si Yves, saka si Chichi. Tsaka yung pagkabit ng plaster, imagine mo, face-to-face ako sa kanila. Yes. Ay, sana sinabi mo yan. Di sana pumunta tong apat na anak ko. Ay, alam, may nagko-comment diba? Sa Twitter. May nagko-comment sa Twitter. Totoo ba daw makikinis yung mga artista? Bakit daw sa lahat ng episode makikinis? Oy, ay, totoo diba, po. Diba, best? Wala ka namang niretouch ng mapangit na makatawan, o. Oh. Puro oil lang wala si Ibe. Makikinis at artista namin. Correct. Oo, kasi nakita na natin sila sa personal. Si Christoph, tsaka si Rex, nakita po namin nung makikinis po sila. Correct. At saka pa nagpa-plaster ako sa kanila, kinakausap ko talaga, face-to-face. Yeah. Yung pinalaster mo o yung artista? Tatakpan muna kita ha, dyan ka muna. Alam mo, hindi ko na maalala, nagpakita ba ng port si Rex sa series? Meron. Yung style kanina, pinakita mo. Ay, okay. Eh, kasi, originally kasi, nung ginagawa namin yung series, kinausap na ako ni Rex na hindi niya pa kaya magpakita ng puwet. Pero kaya niya, gagawin niya lahat, yung puwet lang hindi niya kaya. So ako naman, pag sinabi sa akin artista talaga na hindi talaga, hindi, ganun din ako. So like, si Yam din walang puwet eh, kasi hindi niya pa kaya. Pero gagawin niya daw lahat, chumupa, whatever. Alam mo yun, gagawin niya. So, malinaw sa akin, may lista talaga. Kahit si Khalid, sinasabi niya yung mga bawal, may listahan ako eh. So, pero nung yung pinapanood ko na kila Rex, na pati kila Christoph, ganito eksena, tinan mo, inilawan na ni Gab. Wala, naging matapang na si Rex. O sige, go na, mag-ubad na ako. Anong kailangan mo sa akin? Papakita ko na yung puwet. Wow, matapang naman talaga yan eh. Si Rex, matapag naman talaga yan. Eh. Ang galing. Parang may ibig sabihin ka, Mami Ray. In all aspect, anak, matapang ka. In all aspect. Oy, grabe, may nag-review sa Twitter, ang tapang lang sinabi niya. Sabi niya, that's how you end a series. Yes! Exactly. Diba? Ganun talaga. So parang, direct, parang sasabihin, ito, malamang tong apat na to eh, sobrang inggit na inggit kay Yves. Kasi si Yves pala ang kumausap sa lahat. Diba? Oy, totoo yun, best, diba? Hindi nagpapahawak ng puwet si Christoph at si Rex kahit kanino sa akin lang. Ay, huh? Oh, sorry only kayo. Only Yves touches our puwet. sorry, Belo. Sorry, Brian. Only Yves, Marcelo. Parang ano, may isang tayo tinunan na may gustong humawak eh. Sinumbong ko talaga kay Yves, pinaalis. Natanggal sa team. Yes. Ay, talaga? Diba? Kasi excited eh, atat masyadong makahawak eh. Parang kailangan katawan muna bago yung bet. Wow. Eh siya, dumidiretso siya sa puwet ka agad. Pwede naman. Na ano natin. Sa mga viewers natin, ito lang, dito lang malalaman yung mga ano. Behind. Gusto rin natin mami malaman, di ba mami? Meron ano, merong urban legend na sinasabi na babasa ko lagi sa Twitter. Naka certain ng director, nakita niya sigurat ang titi ng mga artista niya, ng mga poet. Hoy, in fairness, wala akong nakita kahit isa. Ako. Si Ibes pala ang pinagpala. Si Ibes siya po. Si Ibes ang pinagpala. Well, siya po nakita ko na. Nakita ko kay Elijah kasi nandun ako, nag-direct ka. Yes. Pero I mean, behind everything, wala. As in, I don't even check on Ibes kasi alam niya na ginagawa niya. Lalabas sa mga artist na sabi siya, okay te, okay na. Ganun lang. O ngayon, alam niyo na kanino kayo maiinggit kay Yves. No, Yves. May fun fact na kwento sa inyo. So, yung tumatakbo si Elijah na scene. So, nagkakabit pa kami ng plaster. Lahat kasi sila kinakabitan ng plaster. So, sabay-sabay, diba? So, nagkakagulo na kami. Eh, tinatawag na ni Shandy si Elijah. Eli, ikaw na.
alam mo, sa sobrang taranta namin, hindi na ako nakakuha ng plaster at ng tape. Ang kinuha ko na lang, face mask. Yun yung plaster ko kay Elijah. Tapos, okay ka na Elijah, tumakbo ka na, ipitin mo na lang yung tartar sa ilalim o yung tali sa ilalim. Ito naman siya, in fairness. Talaga? Ang galing mo doon. Talaga? Resourceful. Ay, hindi, best ang kwento nun. Arte-arte talaga. Naubos namin ni Christoph yung plaster. Oo, inubos na ni Christoph. Bak? Ah, okay. Oh, huwag yun ang tanongin kung bakit naubos. Imagine niyo na lang bakit naubos na nga. Oo, bigla na imagine ko, mami. Oo, okay na. Tumakbo agad, tumakbo. Hello? In fairness, pwede po mag pwede po ako mag-request kay ano, kay Sir Intense. Service pwede mag-request. Ano 'yo? Asan po yung pinatanggalan ng plaster ni Christoph? Baka naman po pwede niyo i-frame. May buhok-buhok pa 'yun. Hoy, guys. Si Christoph magaling siya mag-plaster. Ang pinaka magaling mag-plaster sa kanilang lahat, si Marky tsaka si Christoph. Correct. Oh. Yung hindi, alam mo yung plaster na hindi sa gabal sa camera, kasi may mga plaster na papaulit ko eh. Kita sa camera, masyadong OA yung plaster. Exactly. So, kay Rex, kay Rex yung plaster niya parang kaya first, as in OA, ang dami. Sobrang OA ba yung kay Rex? Direk, sobrang OA. Kasi parang diaper, as in OA. Parang naglagay ko. Sabi ko, mag-grip ka na lang kung ganyan pala yung plaster mo. Tapos ang taas. Hanggang puso. Tuto ka yung sinabi ni Direk mo. Oo, tapos ang taas-taas, umaabot hanggang puso. As in OA. Para siyang lolo, lolo, granny, grandma dooper. Hala tayo. Bakit? Hindi, first time niya First time ni Rex. First time niya maghubad eh. First time niya maghubad, first time niya gawin lahat. Even si Christoph, kahit naman sa kamusta bro, hanggang pet lang yata siya. Pero niya, oh. Lahat to, first time halos lahat. Even si Kaaliga, may Yam, yes. Diba? Yam. Halid si Yam. Si yes. Elijah, meron na siyang ginawa mga gabing ibena with Brillante Mendoza, pero ito yung in terms of food, ito talaga, pinakagabi niya. Parang feeling ko lang naman si Nico ang hindi gumamit ng plaster eh. Oh, oh. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin me. Pero yun talaga yung role niya. I mean, malinaw yun. Sinabi naman niya doon sa isang article na gagawin niya lahat. That's the first frontal niya. At in-examine namin ni Jeff yun sa isang RV. Hey, mami, mami tuloy. Direk, ano pinag-uusapan yun? Pinag-uusapan sa GC namin. Oo nga. I-check nyo talaga kung ano. Check the label, baby. may mga brands din kaming clients na nataranta. So I got also calls, emails na is this Nico? Akala nila, sex video ni Nico. So nung sinabi namin na wala kang sex video, wala kayong makikita, it's part of a series international. So medyo kumalma naman sila. Kasi before they signed me, naman nila is an actor. They will do this kind of role. So, may mga ganun lang din. I think si Khalid yata, may mga commercial yata siya na recently na nawala. Or hindi turned down sa... Yes. Yun yung topic nga namin na parang hindi dapat eh. Kasi ano lang naman yun eh. Yun yung topic namin nung nag-guest siya silang dalawa sa akin. Na parang nainis nga din si Marky na bakit kailangan tanggalin yung products sa kanya and everything. Pero, luckily, mas marami pa rin siyang nakuwang products. Oo, wala tayong magagawa because Filipinos are hypocrites. I mean, majority of us. Kaya ka, diba? Nagawa naman nila na ano na professional and alam mo yun, with passion and hindi mo talaga makikita. Yung sexy nila, bukod sa nakakalibog talaga, yung alam, ano yung makikita mo yung anya? Yung... Passionate. Oh, yung passionate no ano niya. Saka yung love, yung talagang, may love eh. Halong love talaga. Na, parang, alam mo yung parang makatotohanan. For me, alam mo, parang sa akin, ang in-imagine ko doon, parang it's the end of the world. Tapos hindi mo gagawin to. Napaka-impokrito mo naman na hindi mo gagawin to. Mag-e-end na yung mundo. Hindi mo lang masarap, malasap yung pinakamasarap na ano. Bago mapunta. Hindi ba? That's the ano. That's the period. Kaya naniniwala ako na may cast, may actors did an amazing job. Because yes, diba sa tweet, sa review,
dinadoubt ng kanila na nagka-developan kaya si ganit si Christoph tsaka si Rex, nagka-developan kaya tsaka si Siam si Eli. Lagi mo may nangyayari sa kanila, people are discussing because yung chemistry tsaka na, yung para daw talagang sila, yung kinikilig sila. Sila ba? Sila na ba? Yun nga yung direct eh. Yung scene nila yun, sinasabi nga natin, sexual scene. Hindi siya sex scene eh. It's a love scene. Kasi you can feel yung connection and the love for each other. Diba? Pero kasi diba, kung kabuburo ng mundo kami, Ray, diba kung ako naman, tinanong ako sa media nung isang araw, pagbuburo ng mundo, ang gagawin ko, chupain ko lahat ng pagkutsupain. Correct. Diba? Pag sex gagawin ko bago magmuno ang mundo. Ano ba mang bulok? Ano gagawin ko? Exactly. Ano ko na menudo? Bastos. Hello? Ano ba? Diyos ko, Lord. Siyempre kayo pag sex ako makaliro sex. Yun yung sinasabi namin direct na don't mind the sex scene kasi yan talaga yung unang iisipin nyo talaga kung couple kayo, mawawala or matatapos na yung mundo. Yan yung mga unang gagawin nyo talaga, maglabing-labing. Partly, nakakaramdam ka rin ng stress kasi ang sex, di ba, nakakaano yan ng nakaka-release. Nakaka-release yan ng stress. Nakaka-distress. Kaya it's perfect naman yung scene na yon, yung love scene na yon dun sa storyline in general. Correct. Kaya yun. At saka din naman, they end up each other na magkatabi sila. Yung, di ba? Magkakasama sila and then end up saying I love you to each other. Kasi nga, yung ginawa nila yung before the end of the world, hindi nga sex eh. It's making love to each other and saying how they love each other until the end of the world. Parang ganun. Di ba? Correct. I wanna add to, kasi kanina, di ba, sinasabi niyo na parang ano yung natutunan niyo sa series. Yes. So, alam mo, it dawned on, you know, kasama ko sa, nakita ko lahat ng behind the scenes, nakita ko on screen. And siguro yung masasabi ko na natutunan ko na kahit ano palang reality na makita mo, whether it's end of the world, whether you meet someone because of death, because of suicide, or whatsoever, hindi mo pa rin talaga alam yung sagot sa lahat ng bakit. And that makes this series very human, as possible as it can be. Kasi, I mean, we cannot even answer the question bakit iniwan si Renner ng pamilya niya. Yeah. Diba? We asked that nung episode 8. Diba? Oo. We cannot even answer the question bakit nagpakamatay si George. Was it George because of depression, because of heartbreak? Yeah. And no one can answer that. It's to each its own, diba? Parang, that's the reality of life. Hindi natin masasagot lahat ng tanong natin sa sarili. And we just have to take one step at a time. Yes. Diba? Oo nga, tama. Galing. Oo. Yung nga, diba parang, sabi nga ni Yves, we have to take one step at a time. And enjoy every day of our lives. Na parang, di ba sabi nga natin, we have to enjoy our life like it is the end of our, ito yung huling araw natin sa mundo. We have to cherish every minute. We have to love yung dapat mahalin sa araw-araw at magpasalamat sa araw-araw. Kasi we don't know if tomorrow you're gonna wake up or not. Eh. Diba? True. Totoo yan, mami. Gusto ko din marinig si Gab. Siyempre siya yung ano, yung straight. Siyempre, ano yung parang naging ano niya dito sure sa series? Biglang ganun ha. Biglang ako natawa. Biglang yung tinanong eh, totoo ba? Pero, ay, naku Gerard, hindi pwede. Ay, si Gab, may girlfriend siya nung ginawa niya to. Nung natapos to, naging single din siya. Oh my God. Naramdaman niya yung roller coaster ng pag-ibig sa sarili niya. Oo, gusto ko lang na yung si Gab. At hindi rin niya masagot kung bakit siya naging single. Oo. Bakit? Ang ganda. Kailangan ba? Tama si Ives. Imitating life imitating art. Parang tama si Ives. Kahit si Gab, hindi niya masagot yung buhay niya. Bakit? Siya nagnawalan, na loveless siya ng after the scene. O yan. Ano tanong niyo kay Gab? Nagtawanan talaga. Ano po yan? Yun. Kung ano yung ano natutunan mo dito sa series. After doing this, syempre siya yung straight eh. Parang gusto nating malaman. Hindi na daw sure eh. Kasi nga nag-iwala. Hindi ka daw sure. Ay, grabe naman.
Amusement. Yes, Gab, go. Bago natin i-end ako sa lives. Technical sa akin, for sure. Siyempre, naka-work ko si Shandy na napakaraming experience. So, ayun, ang dami niya rin naturo sa akin na hindi ko din alam. Pag sa technical sa Talaga sinabi about technicals. About technicals. Inayos niya talaga series. About technicals talaga. Sa series. Kasi dami ko din natutunan. Sa mismong series, hindi ko ma-explain talaga. Pero kung ako nasa situation na yun, ganun din mangyayari for sure. Libog mo yun din. Siyempre, love na. Ano. Kasi ang dami mong... Ha? Feeling ko kung nag-mature ka sa series, tumanda ka kasi ilang araw-araw kang tinatalakan ni Aika ng mga AIDS mo. Ayun mo yun? Naaway ko na din. Kasi may feeling ko, sobrang dami mo natutunan dahil sa series. Oh, naman. Duru. Dahil sa'yo. Yeah. Okay, Mami Ray. Oh, bakit ako? Kayo. Yes, like, ano? And then wrap up na natin direct kasi magto 2 hours na tayo and it's yes, 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 yes. Mga last word nyo pong lahat. Kayo lahat. Po, from direct mo na, si Christoph, direct si Gab, and then si Ive. Last word for the viewers na nag-stay sa atin na, ay, mamimiss ko to, promise. Oh, start ko muna kay Ives. Huli na si direct. Ay, ikaw muna. Last words. Yeah. First is thank you talaga sa definitely to Shans and the rest of the Temporary Sanity Pictures executive producers. You know, it has been a year. We only started just envisioning the whole project and then sabi nga ni Shandy, every good story has come to an end or should have an ending. Yeah. I cannot even believe din how this has changed us, how it deepened our friendships. So, medyo sentimental siya sa akin. And don't quote us on anything, but Shandy and I will try our very best to do something for season 2, whatever it takes. Oy, I will try all our powers to do it. Aww. And definitely, we would really want to say thank you din sa lahat ng friends namin na super supportive. I mean, without them, without the cast, yung mga friends na hindi na parang hindi namin inakala na one call away lang, one text away lang, they were there. Mm-mm. You know, the friends from Outpost, definitely Jeff Barrera has played so much part in this series. JC, Foy, and XPR, yeah. And also, yeah, Foy, and also yung BM, the one who lent us all our stay in Silang. So thank you so much, and we'll really try our best to make it to season 2. Yes. About next. Si Gab. Gab naman. Yan, si Gab. Yun. Kasi dati, last words ko talaga na, parang dati kwentuhan lang namin to dati nila siya. So, pinakwento lang nila before. Tapos ngayon, nasa last episode na napalabas na. Tapos syempre, mas gagalingan namin sa season 2. Oh! Iiyak na yan. Oh! Hindi naman. Yes. Congrats. Pero si Naz, syempre siya ang ano, punong abala ngayon. Yes, the ayunas. Yes. Go, Naz. Hello. Yes, thank you for supporting us, for posting, for sharing. Sa lahat nag-react, sa mga nag-react, sa mga nag-write ng reviews, sa lahat yun. Marami kaming materials na nagamit. And ayun, sana tuloy-tuloy pa rin kahit pwede na kayo mag-binge watch from season from episodes 1 to 9 na. Ayan. Pwede niyo na complete it. Okay. So, ayun. Thank you. Yes. Thank you. Sir na. Siyempre, we have Rex. Si Rex ba? Si Rex. O kundi si Christian. Yan. Go, Rex. Oh. Ayun. Gusto kong ginanahan ako kanina sa sinabi ni Ives. Yun, so excited na ako. Sana!
Hoy patay na daw si Sam at si Sera pa, charot. Hindi, ang patay si George. So wala si George. De, joke lang. Parang may galit ah. Oo. Ayun, may gigil eh. No? Salamat sa team, sa temporary. Siyempre, sa aking partner kay Christoph kasi pinadali niya yung pagiging actor ko dito. Oh, kasi kung medyo maarte yung co-actor, baka mahirapan niya at hindi ko rin may bigay na. Totoo. So, yes. Yun. And sa mga reactors na laging sumusuporta at masayang pinapanood kami, ha? Nararamdaman namin yung pag nag-play ako ng mga reactors, yung mga reactions. Yun. Thank you guys. And sana mag-hit pa tayo lalo. Thank you. Yes. Thank you, Rex. And yes, siyempre si Christoph na love ni Jeff. Hi. Hi, guys. Yes. Ako, siyempre, first, I want to thank myself. De, biro lang. Seryoso ka. Yes, I want to thank myself for doing this. De, biro lang. I want to thank, temporary and Insanity Pictures for trusting me. Thank you, Direk Shandy. Thank you, Rex Ives. Sa lahat ng team, nagkaroon ako ng second family dahil dito. At, sa totoo lang, guys, sa lahat ng mga naging projects ko, ito yung pinaka-close sa puso ko. Kasi parang naging ano na talaga siya eh. Naging tradition na. Nakasanayan ko na siya na ginagawa everyday. Kahit doon pa, bago pa siya ipalabas. Ayun, di ko alam kung paano mag-move on, pero ayan guys, kahit naman natapos na yung... Huwag mo na season 2 eh. Oo nga, yes. sana matuloy. Kahit naman nag-finale na tayo guys, dire-diretso pa rin naman, pwede pa rin lumabas, ganyan, mag-banding. At nakahanap din talaga ako ng mga totoong kaibigan dito sa series na to. Salamat guys at sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta sa amin. Sana di kayo magsawa. Ayan pa. Yeah. God bless you. Baby Crystal. And last but definitely not the least, syempre, si Direk Shan. The queen. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Sobrang madami pang emotions, mix of emotions. Sobrang hindi pa rin ako kapaniwala na nag-series finale na siya, but I could not have asked for a different ending, for a better ending. So I think this is how I've always wanted to end the series. Alam ko, magsabi nga ni Ives kanina, maraming mga binuksan na hindi naman talaga nasagot, maraming tanong. But it was an intention from me as the series creator. So planado talaga siya na ganoon. Because again, life itself, diba? Ang daming questions, pero konti yung answers. And we live our life until the last days of our lives na nagtatanong pa rin tayo. So, yun yung intention nun. And yeah, very, very thankful. I'm still in awe with so much happiness and gratitude na from that dinner in Robinson's Magnolia with Yves and Diam and Jane. It started there, and then from bigla ang coffee date with Rex and Gab, and then a lunch date with Nico. Doon lang nagsimula lahat hanggang sa our very first big executive producers meeting in the Frazzled Cook. So, yun, hanggang sa nabuo na, and sabi nga ni Yves, this would not have been possible kung wala yung tao tumulong. Ang dami. I think doon namin na-realize, ang dami pala namin kaibigan at nagmamahal sa amin. Like, sa mga tumulong, mga kaibigan ni Eva sa Cavite, dami sa Tagaytay, mga kaibigan namin na, di ba, kung hindi man makapagbigay ng accommodation, nagpapadala ng pagkain. Wow. So, yung, even yung pamilya ni assistant director na 70% of the vacation. Ang dami talaga. There's just a lot na tumulong, and if especially the, hindi lang sa Tagaytay at Cavite, but the wonderful municipal and tourism team of Mindoro, specifically Socorro and Pinamalayan. Grabe yung binigay nila for this project. And of course, the people of Canay Rizal. So, yun.
wala ko ibang gusto sabihin kundi kung narinig lang ng mga tao yung sinasabi ng puso ko ngayon, paulit-ulit lang yung sinasabi niya na salamat, 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 salamat. So, ngayon, pwede na po kayo mag-binge watch. Marami po kasi nag-message sa amin. Ayaw nila manood hanggat wala yung series yes. Finale. Kasi ayaw doon nilang nakita doon nila yung mga tanong niyo. Nasistress sila. Tapos nakating-kating na silang manood. So, like, I just got a message now. Sabi niya, direct, mag-binge watch na ako now. So, yun. It's time to binge watch. And sa inyo din, especially Boom React, sa inyo, maraming salamat. At I think mas ma-appreciate nyo. Baka may ma-discover pa kayo iba pang mga plinant namin na mga Easter eggs kapag nag-binge watch kayo ng tuloy-tuloy. Yes. Ito yung feeling. Actually, gagawin, i-binge watch ko siya this week. Kasi mas iba siya kapag binge watch ko. Yes, totoo yan. Yes, mas marami tayong mag-discover. Makikita. So ayun, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Love at the End of the World. Grabe din yung ano whole process and whole na paggawa nitong series. Sabi nga nung isang viewers and kami mismo, it's a masterpiece talaga na create talaga. So congratulations again. So dito natin i-end yung ating kulitang live stream tonight. Yes, Mami Ray? Hindi kami. Direct, sobrang thankful din kami. Kaming pamilya ng Boom Reacts for trusting us, for inviting us pa lang doon sa gala premiere. Sobrang salamat. Nandito lang kami, like sabi nga namin ng aking Boom Reacts family, yes. Mga susunod na mga projects ng temporary, nandito lang kami always na magsusupport sa'yo. And sobrang congratulations, ganda-ganda ng series na to na pwede namin, lagi naman namin pinagmamalaki sa mga mga kakilala namin niya, you have to watch this, mag-subscribe kayo kasi worth it naman yung subscribe ng hindi kayo magsisisi. So maraming salamat sa binigay niyo sa aming opportunity. Simula sa simula na binigyan niyo kami ng chance na mapanood ito at dito din sa channel namin, sa channel ko, sa channel ng Boom Reacts na tinapos. Diba? Yeah. Kung gaano kami ka-grateful nun sa inyong lahat. So maraming salamat po. Ayan. Thank you guys. Yes. Yes. We love you. Love namin kayo. Promise. We love you. O kayo, mga anak. Mars Matt. Jeff. Yeah, you did. Thank you and congratulations. Copy paste. Copy paste lang po kung sinabi ni Mami. So, ayun nga, dito na natin i-end yung ating live stream. Sa lahat ng sumama sa atin, maraming salamat. And have a good night to everyone. Ayan. Yes, abang tayo sa season 2. So, ayan, hihintayin natin yan. Ayan, picture tayo. Hintayin natin si Christoph mag on cam and then picture tayo. Sige. Ayan. Sa lahat ng nanood, thank you. Ay, nawala. Baka nawala na siya. Nawala na si Gustav. Mag-game picture na tayo. Oh, sige. Hindi. Akit muna natin si Direk. Ayan. Sino kukuha ng picture? Si Mars Matt. Sabi ko na ako, naka-pwesto lahat. Walang magpipindot. Ready? Bye. 1, 2, 3. Ayan, sige na. Okay, in behalf of the family of Boom Reacts, kami po sa Boom Reacts family nagsasign off para dito sa aming finale po ng Love at the End of the World. Ako po, si Mami Ray, ang tanging ina ng Boom Reacts. Kami po ang Ginger Bex. And I am Mars Matt. I'm Jeff R., one of the members of Boom Reacts. Okay, bye po. Good night. Maraming salamat. Thank you po. Bye. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys. Boom.